Nalkol ako. Say present. Bobby Malabanan. Wala sumasagot. Wala pa. Mary Ann Toscano. Present po. Ayun, kanina pa. Kanina po pa naririnig yung magsalita. Umaga pa. Richard Silatra, present. Bernabe Sagarino, present. Napagod na nga pa sa yung utak ko eh. Jerwin, Jerwin Toscano, present. Magiril. Present. Ay, ba yun o Rial? Rial. Marilo, Marilo Hanayon. Wala pa. Wala pa po. Raymond Daiko, present yun. Ronaldo rin. Ah, si Pastor ba to? Oh, nandito, nandito, nandito. Nag-load ka still. Hindi ko nalang nag... Galing na sa pagkakampanya. Nag-loading. Noel. Noel Aguila. Aguila. Present na yan. Jan Lloyd Murete. Jan Lloyd. Wala pa, wala pa. Absent. Wala pa si Jan Lloyd. Ayan na si Pastor ano. Present kayo. Pastor Marilu? Wala pa. Wala, wala pa si Pastora Malo. Wala pa po si ano pala, present pala, may additional pala tayo si Brother Marlon. Marlon Murete. Okay. Nandiyan na si Brother Raymond. Ano, guest? Mag-handle siya ng... Mag-handle si Marlon ng bago naming outreach. So, kasama na po siya ngayon. Marlon Murete. Dapat Pastor Noel, dalawa yung pangalan nyo. Marlon and Noel. Hindi, ito na, nandito na ako. Marwel. Marwel na Marwel. Marwel. Marwel na yan. Marwel. Marwel Montes. Marwel Montes. Marwel Montes, nandiyan ka na ba? Wala pa. Wala pa po, wala pa. Labing nga pa tayo, Pastor. Okay. Mayroon pang dalawang, ano? Wala. Sino ba yon? Si Marilu at saka okay. Si Jan Lloyd. Okay. Saka pala tapos si Bobby. Tapos meron kang ibinigay na pangalan. Si Bobby Malabanan, Pastor, wala. Tatlo pa, tatlong wala. Okay, sige. Na tayo. Let's tatlo have a word tayo of prayer. Manalangin po tayo. Shall we pray? Panginoon, salamat po sa hapon na ito. Salamat sa presensya ng bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong banal na espiritu na siyang magturo sa amin ng mga dapat namin matutunan upang kami ay maging effective na iyong mga gawa, Panginoon. Salamat na hindi mo kami pinapabayaan. Salamat na iniingatan mo kapalagi. At salamat, Panginoon, sa mga na-accomplish naming bagay para sa gawain mo, Panginoon. Muli aming binubuksan itong aming session sa pamamagitan ng iyong paggalaw sa aming kalagitnaan. Turuan mo kami at buksan ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang mga lessons na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen! Okay! May assignment ako, tama? Wow! Assignment? Meron ako assignment. Opo, pass. Meron po. Pero ano meron? Assignment? Ano assignment yung... mo, Pastor? Yung limitation ng ano ni Jesus. Okay. Pero may pakanapo niya limitation. Ah, hindi natin assignment 'yun. Okay. Ini-discuss natin to, Chode. I-ano muna natin to, ha, i-discuss para mas we're just going to summarize this question, is Christ God? Kasi marami na tayong na-discuss about Jesus Christ. So, let's summarize this up. Saan na ba yun? Okay. Ito. So, summary to ng ating discussion. Nakita nyo na yung screen? Oh, apa. Okay. So, is Christ God? Definitely,
As Christians, yes, and believers of Jesus Christ, we believe that Jesus Christ is God. Amen. So paano natin masasabi that Jesus is definitely God? Number one, Jesus Christ possesses the attributes of God. If Jesus Christ does not possess the attributes of God, definitely He is not God. Tama? Apo. So, God is unique. Only He is uncreated. He is the creator and sustainer of the whole universe. He is the source of creation rather than a part of creation. We can see God's handiwork or imprint on created things, but His handiwork is not part of God Himself. So ibig sabihin, God created the universe. He created. It's God's handiwork. It speaks of God's power. However, yung creation niya is not a part of God Himself. So example, human beings are personal. We can think, we can decide, we can imagine, we can love. We are created in the image of God. But then, as God's creation, although we are personal, we are created in God's image, we are not God. Tama? So if Jesus is truly God, then He must possess the attributes of God, not just reflect God. Ulitin ko. If Jesus Christ is truly God, He must possess the attributes of God. Diniscuss natin yan sa Trinity. Tama? But then, balikan natin ito. Anong unang attributes, the supernatural attributes that Jesus have? Unang-una, makikita natin the omnipresence of Jesus Christ. In Ephesians chapter 2, verse 10, it says, He who descended is the very one who ascended, higher than all the heavens, in order to fill the whole earth. How can He fill the whole earth if He is not omnipresent? Now take note na ang the presence of God, hindi to pantheism na parang sabog, na parang ano, parang init ng araw. So na-discuss na natin ang omnipresence of God. So Jesus Christ, sabi dito, He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole earth. Mian, ilan pa lang langit? Sabi dito, heavens. Sabi dito, higher than all the heavens. Ilan langit pala? Mag-sidetrack lang ako ng konti. Ilan lang langit? Isa lang po. Isa lang ang langit. Sabi dito, heavens. Di marami. Higher than all the heavens. Oh, Pastor Ronald, ilan ang langit? Isa lang, pero yung iba kasi tinatawag nilang nakikita natin. Yung langit, oh, nangingitim na naman. Pero parang ganun ba? Nagkukumpuse din ako. Isa lang ang langit. Kasi yan ang ano. In the beginning, God created the heavens and the earth. Isa lang ba? The heaven and the earth? Heavens and the earth. Oh. Maraming clouds, pero isa lang langit. Magi, ilan ang langit? Mr. Magi, ilan ang langit? Sampo. Ha? Mamaya, mamaya sabihin sampo eh. Mr. Ronald, isa lang ang langit? Isa. Isa? Isa. O, nasaan ang langit? Sa taas. Tatlo yata, Pastor. Ha? Tatlo yata. Tatlo, sabi ni Pastor, sino yun? Si Pastor Rich. Ayun! Ano yan? Kasi may... Parang layer yun ah. Celestial. Oh, Pastor Rich, ito langit. Eh ano, may seven daw, sabi dito sa ano. Ha? Sabi kasi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Marami.
Okay. So ganito. According sa mga ano, there are three heavens na na-mention. Kasi itong clouds kasi, di ba? Yung clouds, it's considered as heavens. Kaya sabi natin, madilim na naman ang langit. Sabi nito, and the second heaven na sinasabi is the outer space. Hindi ba, hindi ba dapat sabihin, Pastor? Ano? The abode of God. Madilim, madilim ang ulap. Langitan. Yeah. Ulap. And then, yung clouds kasi are considered, yung ito, space natin, yung clouds, considered as heavens na rin yun. And the second heaven is the outer space, and the third heaven is the abode of God. Okay. Dwelling place where God is. Yun. In Matthew chapter 18, verse 20, sabi dito, for where two or three come together in my name, there I am with them. So it speaks of the omnipresence of God. Kaya pag dalawa, tatlo, nag-uusap-usap tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo, nandoon ang presensya niya. Matthew 28:20, sabi diyan, and surely I am with you always. Sa Great Commission, and surely I am with you always to the very end of the age. So it speaks of the omnipresence of God. And in Romans 8:9, in Galatians, sa mga book ni na sinulat ni Apostle Paul, Galatians, Ephesians, Colossians, maging sa Revelation, these passages speak that Christ dwell in the hearts of men. If Christ dwell in every heart of man, how can he be, or how can he not be an omnipresent God? Sa Corinthians, yan, do you not realize that Jesus is in you? If Jesus is in me, Jesus is in you, and Jesus is in us, I have here a note. If Christ is God, and just an ordinary mortal man, whether he is glorified or not, how can he dwell in the hearts of all men throughout the world who put their faith in him? So that's very clear that Jesus is an omnipresent God. He has this first supernatural attribute of God, that Jesus is omnipresent. Then he is omniscient. The New Testament pictures Christ possessing omniscience. Pag sinabi nating omniscience, he knows all things. So wag na nating balikan ang discussion natin doon sa attributes of God. But then, makikita lang natin dito what I'm showing you, that Jesus as God also possesses omniscience. Sa John 2:24 and 25, but Jesus would not entrust himself to them, for he knew all men. He knew all men. He did not need man's testimony about man, for he knew what was in a man. In John 16:30, the disciples bore witness of him. Sabi nila, now we can see that you know all things and that you do not even need to have anyone ask you questions. John 12:21-17, Peter declared, Lord, you know all things. Diba yung tinatanong si Peter, do you love me, Peter? Tapos sabi ni Peter, yes. Tapos inulit na naman, do you love me, Peter? Tapos nasaktan si Peter. Bakit pa ulit-ulit na itong tanong ni Jesus Christ? Tapos sabi ni Peter, Lord, you know all things. Alam mo naman lahat ng bagay. Okay. In John 6:64, for Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. So, kung hindi omniscient si Jesus Christ, how can he know? Yung mangyayari, how can he know kung sino ang magbibetray sa kanya? Ibig sabihin ba, if he is not omniscient, duda niya lang yun? Dudan niya lang na si Judas ang magbibetray sa kanya? It's not. Then, the omnipotence of God, of Jesus Christ. We discussed this doon sa kanyang authority that Jesus
As authority over nature. Tama? Diniscuss natin to at ito ang babalikan natin mamaya. Yung pre-existence and eternality of Jesus Christ. In John 1, 1 and 2, it says, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. In other words, before His incarnation, bago siya isinilang sa laman, He was already existing. So this is very clear. This first verse, sa John 1:1, in the beginning was the Word, referring to Christ, and the Word was with God, and the Word was God. And it says, He was with God in the beginning. And in John 1, verse 14, and the Word became flesh. That's the incarnation. In John 1:15-30, this was He of whom I said, sabi ni John the Baptist, He who comes after me has surpassed me because he was before me. So, before John the Baptist, nandun na siya. And in Isaiah 9:6, it says, and he, diba, memorize natin tong masyado, ano? We'll verse tayo dito sa Isaiah 9:6. For unto us a son is born, unto us a son is given, and he will be named like this and like this. Ito nga, he will be called Wonderful Counselor, is Mighty God, Everlasting Father. So it speaks of the eternality of God, Jesus Christ, the second person of the Trinity. In John 8:58, Jesus said, I tell you the truth, before Abraham was born, I am. Then, we have another one, the immutability of God, of Jesus Christ specifically. Hebrews chapter 13, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. So, if the two persons in the Trinity are immutable, they don't change, Jesus Christ, based on this particular verse, do not or does not change. Jesus Christ is the same yesterday, His pre-existence, and today, and in the future, He will never change. So aside from this, na God, Jesus Christ, as again, Jesus Christ as the second person of the Trinity, we consider Him as God, first of all, because He possesses the attributes, the supernatural attributes of God. Secondly, He is the Creator. Not just a Creator, but He is the Creator. Palitan natin itong T-H-E, itong A. The first verse in the Bible reads, in the beginning, God created the heavens and the earth. That's basic. God is plainly identified as the Creator. So, also, the Old Testament speaks of God to have created the world. Tingnan nyo na lang dyan sa Job, dito sa verses nito. Now, dito sa New Testament, which affirms the Old Testament truth that God creates and also affirms that God is the Creator, Jesus Christ is the Creator, this affirms Jesus' deity. In John 1, 2, 3, and 10, Jesus was in the beginning with God. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God. And all things came into being through Him. And then it says, apart from Him, nothing came into being. Colossians 1:16, very familiar passage. For Him, all things were created, or both in the heavens and on earth, visible and invisible. In Hebrews chapter 1, verse 1, God in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. In Hebrews 1:10, the Lord in the beginning did lay the foundation of the earth, and the heavens are the works of thy hands. Okay, so He possesses
may supernatural attributes. He is the creator. He is the giver of life. The crowning moment of creation was when God formed man and breathed into his nostrils the breath of life. In Deuteronomy chapter 32, verse 39, after saying, there is no God, or it says, there is no God besides me, God said he is the one to give life. In Psalm, the same thing, that he is the fountain of life. And in John 5:21, it says, for just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son also gives life. If the Father is God, as God gives life, the Son also, dito sa particular verse na ito, specific verse, also gives life. In John 11:25, Jesus said, I am the resurrection and the life. John 10:28-30, I give them eternal life. They shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. And it says, Jesus said, I and my Father are one. So ito ang pinanghahawakan, itong John 10 na, center na tayo ng konti. Pinanghahawakan ito ng mga Christians or ng denominations that believe on once saved, always saved. Because sabi dito, no one shall snatch or can snatch them out of my hand. So if no one can snatch the person out from the hand of Jesus or from Jesus Christ, then sabi dito, once saved, always saved. We will discuss that pagdating sa soteriology. Once saved, always saved nga ba? Or nawawala ba ang salvation? Pag nagkasala ba tayo, wala nang salvation sa atin? Yung, no. We'll be discussing that pagdating sa soteriology. Okay. Sabi ni Pastor Ryan, no, hindi nawawala yan. Okay. Now, maalala nyo yung account na God ay Jesus Christ nagsabing, your sins are forgiven. Then sabi nila, you are a blasphemer. Because it's only God who can forgive. How can you forgive as a sinner? Diba? Kung nagkasala sa'yo, kaya mag-forgive ka. But to be a forgiver of sins, gaya ng Panginoon, ng Diyos, hindi pwede. It's only Jesus, it's only God who can forgive. Dito, makikita natin dito that Jesus forgives sins. Yan sa Colossians chapter 2, verse 13. In chapter 2, sa Mark, makikita din natin dyan, malala nyo yung account ng paralyzed man na dala-dala ng friends, tapos inanong may banig. Tapos sabi ni Jesus Christ, my son, forgiven. Okay. Yes. Yun. So, it's only God who can forgive sins. Pero sabi ni Jesus Christ, your sins are forgiven. Forgiven. If he's not God, how can he declare forgiveness to this person? Then, the Father addressed Jesus as God. Very clear. Tingnan natin sa Hebrews 1:8. Diba? Malinaw dyan ha. Balikan natin. Hebrews 1:8. Basahin natin sa verse 5 muna. I'll read it. For to which of the angels did God ever say, you are my son? Today I have become your father, or again I will be his father and he will be my son. And again, when God brings his firstborn into the world, he says, let all God's angels worship him. And speaking of the angels, he says, he makes his angels winds, his servants flames of fire. Ito na sa verse 8, very clear. But about the Son, he says, your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom. So sino nag-speak dito? Sino ang nagsasalita? It's the Father. Tama?
And he is speaking to the Son. Sino ang pinagsasabihan? Speaking to the Son, sabi niya, "Your throne, O God, will last forever and ever." So ibig sabihin, it is God the Father himself na nagsabi kay Jesus Christ as the Son, "Your throne, O God, will last forever." Forever. So, malinaw ba sa atin yung deity ni Jesus Christ, that Jesus is God? No doubt about this, Jesus Christ is God. Yung humanity ni Jesus Christ, wala rin duda dyan. Why? Nakita. He was an incarnate one. Okay. So, tapos na tayo dyan. Balikan nyo na lang yung authority of Christ, yung kanyang yung diniscuss natin nung una about the authority of Jesus Christ. Okay. Let's have another ito na ngayon. Let's have another topic. Teka, hindi yata may teka muna ha. Hindi na ilagay dito sa screen. Hanapin ko muna yung ko ha. Sandali. Kasi this other, Lon, pakitulungan ako. How can Jesus be both God and man at the same time? Okay, tika mo na. Yung topic ko kanina. Okay, ito. Okay. Nakita nyo to, how can Jesus be both God and man at the same time? Nakita nyo? Opo. Ay, wala namang screen. Walang? Screen. Title lang, file lang po. Pindutin double click mo yan. Matas. Pindutin mo yan, Pastor. Pindutin mo. Okay. Wala ka dyan po. Wala yung cursor mo dyan. Wala dyan. Talaga? Opo, wala dyan yung cursor mo. Di pa. Mamasyal ata yung cursor? Yung cursor mo nawawala. Mamasyal ata. Lon. Lon, wala matanda na ako eh. Itapat ko yung cursor doon sa, no, doon sa How Can. Cursor. Okay. Stop share muna, stop share para mag-function. Share muna. Okay. Tapos balik. Balik ka po. Balik. Okay. Pindutin mo muna tapos ibalik na. Pastor ay ang kailangan dito. Hindi ako. Okay. Yan. Sabi mo na pa. Ibigay na lang siya. Ibigay yung file. Tapos na lang. Sina lang na yung control. Double click nyo lang pa. Double click. Dapat po. Double click po dapat. Opo, para po magbukas agad. Balik ka ulit, balik. Yan. I-click mo muna pas para tupon mo i-share. Para sigurado na function na talaga. Yan. Double click. Double. Ay, nawala. Nawawala ang
anong nangyari? Ba't nawawala? Hypothetic. La pared. Ah, hi. Ayan, ayan na. Kita na pas. Diba ako tinagalaw? Okay. Muna yan na. Ito na. Function na. Problema, hindi ko kasi ito. How can Jesus be both God and man? By the way, kinuha ko to sa madali kasing maintindihan dito. You can search on Google. But ito sa gotquestions.com, may mga dinilit lang ako dito para madaling i-present. But you can search on the gotquestions.com. Mayroon din tong Tagalog, ha? So, how may mga inalis lang akong mga statements para masummarize natin. So, the Bible teaches that Jesus Christ is both God and man. Many Christians are understandably confused when it comes to understanding how Jesus can be both God and man. How could our divine creator become human? Could a first century Jewish man really be God? While a certain amount of mystery will always accompany this issue, both scripture, to a lesser extent, the church tradition,
provide for us important distinctions to help us make sense of this matter. Okay. So the scripture is clear that Jesus is God. Tama? Jesus claimed that he is God. Okay. But Jesus also displayed the weaknesses and vulnerabilities common to humanity. So it speaks of Jesus as God. But then the scripture also speaks Jesus that he displayed the weaknesses and vulnerabilities being man. The belief that Jesus is both God and man is of fundamental importance. Very basic thought. The Apostle Paul wrote that an affirmation of divinity of Jesus is required to be saved. Kaya nga, if you don't believe Jesus, yung divinity ni Christ, sabi nga, doubtful ang salvation mo. Why? Because you are believing on Jesus Christ not as a deity, but he is just a mere man. He's just a mere man. Okay. Okay. May sinulat yung apo. Kasi darating kasi, ito, ano ko lang to, kasi medyo na-disrupt ako. Yung mga dati ko kasing teachers, last September, it was my birthday, at hindi sila pumunta. So nag-organize sila uli November na ngayon. Pero tumawag sila sa akin, yung mga teachers namin dati, na pupunta sila dito para i-celebrate ang aking birthday. So wow. Salamat at nakakaalala sila sa akin. Happy birthday! September pa yon birthday ko. Oh, kaya, ayun lang daw sila nagka-oras. Okay. So, we don't kaya binigay ko sa inyo muna yung scriptural basis, biblical basis natin that Jesus is God. And then, makikita din natin dito yung account ni Jesus Christ, yung mga ginagawa niya, speaks also of his being human. So, the belief that Jesus is both God and man is of fundamental importance. Sabi ko nga kanina, it is very doubtful ang kaligtasan natin if we believe on Jesus Christ as a mere man and he is our Savior. Because if we believe Jesus as a mere man, then he cannot be our Savior because no one, walang sino man sa atin ang hindi nagkakasala. Sabi sa scripture, for all have sinned and fall short of the glory of God. So if we don't believe Jesus, divinity, then delikado ang ating kaligtasan. Why? It's only God. It's only God which is 100% human and 100% man ang pwede nating tagapagligtas. Okay. Sabi nga ni John, Apostle John provided a sober warning that those who deny Christ's true humanity are promoting the doctrine of Antichrist. So, balikan natin, Jesus Christ is both 100% human and he is 100% God. The triune God of the Bible has existed and reigned from all eternity and the second person of the Trinity, which is Jesus, took on human flesh at a particular point in God the Son added a sinless nature, human nature, to his eternally existent divine nature. Kaya nga, if you can recall, sabi ni Pastor Rich, hindi nagmainos, hindi nabawasan, kundi nagdagdag. Take note of this. God the Son
added a sinless human nature to his eternally existent divine nature. So the result was incarnation. Hindi nagbawas o hindi naghalo, kundi Jesus is completely human and completely divine. So the result was the incarnation. God the Son became a man. And this gives the reason that Jesus had to be both God and man. He had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God. So without Jesus becoming human, being in a human flesh, walang redemption. There is no redemption at all. At no time did Jesus ever cease to be God. Although he was made fully human, there was never a point when he abrogated his divine nature. Okay, take note of this. Although he was fully human, nagi siyang fully human, but there was no point daw when he abrogated, inalis niya yung kanyang divine nature. So even when he became man, nandoon pa rin ang kanyang divine nature. Tama ba? Hindi inalis, nandoon pa rin. Amen. Ang kanyang divine nature. Kaya nga tinatanong ko, because the divine nature was there when God or Jesus Christ performed miracles, was it his divine nature ang kumbaga sa ano, was it the divine nature? Was he able to perform those miracles because his divine nature was still there? It is equally true that after becoming incarnate, the Son has never ceased to be human. As the Apostle Paul wrote, "For there is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus." Amen. So Jesus is not half human. Ulitin ko. Dito, Jesus is not half human and half divine. 100%. Parang 50% human, 50% divine. Hindi. Jesus is 100% 100%. Human, yes. 100% man. Amen. I mean God, divine. Okay, rather he is theanthropos. Thean means God and anthropos means man. So he is note of that theological term, theanthropos. Okay. The Lord Jesus Christ is one eternally divine person who will forever possess two distinct yet inseparable natures, one divine and one human. So ulitin natin the fact that Jesus is not 50% human and 50% divine. He is 100% human and 100% divine. Okay, let's proceed now to the next one. Yung tawag nito, sa theology, we call it as hypostatic union. Take note of this term, hypostatic union. Alam ko yan. Hypostatic union is the term used to describe how God, the Son, Jesus Christ, took on a human nature, yet remained fully God, and at the same time, Jesus always had been God, but at the incarnation, Jesus became a human being. In addition to of the human nature to the divine nature is Jesus, the God-man. This is the hypostatic union, Jesus Christ, one person, fully God and fully man. Okay. So Jesus' two natures,
the human and divine are inseparable. Hindi mo pwedeng, anong tawag niyan? Ihiwalay. Hindi mo pwedeng walayin. Jesus will forever be the God-man, fully God and fully human, two distinct natures in one person. So Jesus' humanity and divinity are not mixed, but are united without loss of separate identity. Jesus sometimes operated with the limitations of humanity, and other times in the power of his deity. In both Jesus' actions were from his one person. Jesus had two natures, but only one personality. Okay. Okay. Tingnan natin tong sunod na paragraph. The doctrine of hypostatic union is an attempt to explain how Jesus could be both God and man at the same time. Okay. It is ultimately, though, a doctrine we are incapable of fully understanding. Take note. We have limited minds. We cannot fully understand this hypostatic union, but we take it in faith. It is impossible for us to fully understand how God works. We, as human beings with finite minds, should not expect to totally comprehend an infinite God. Jesus is God's Son, and that he was conceived by the Holy Spirit. But that does not mean Jesus did not exist before he was conceived. Take note, na-discuss natin yung pre-existence ni Jesus Christ. Jesus is both God and man. Jesus has always been God, but he did not become a human being until he was conceived by Mary. Jesus became a human being in order to identify with us in our struggles. And more importantly, so that he could die on the cross to pay the penalty for our sins. In summary, sabi ng that questions, the hypostatic union teaches that Jesus is both fully human and fully divine, that there is no mixture or dilution of either nature, and that he is one united person forever. Okay. So malinaw to na sinasabi that Jesus is fully human and fully divine. Now let's take a look at this next. Okay. So, dito tayo magkakaroon ng discussion. Tatapusin natin to dito, yung ano natin sa kay Jesus Christ. And then, sa next meeting, we will be discussing anthropology. Okay. It's not cultural anthropology, but it's Christian anthropology. Itong tinatawag na kenosticism, kenotic theology. Ano ba kasi ang ibig sabihin ng kenosis? So balikan natin ano ang ibig sa hypostatic union. It's two natures of Jesus Christ, the God-man, in one person. Itong kenosticism or kenotic theology. Kenosticism, also known as kenotic theology or kenotic Christology, is an biblical view of Christ's nature. Kenoticism teaches that the divinity of the Son of God was somehow lost or lessened when the Lord took on human flesh and entered the world. Now,
Kindly take a look sa Philippians chapter 2. Open your scripture sa Philippians chapter 2. Okay. Basahin natin sa Philippians chapter 2 kasi ito yung basis ng kenotism. Kasi when God, Jesus Christ, took himself in the form of a servant as a man, then ang tawag nito ay kenosis. So taking that word kenosis, dito nila kinuha ang kenotic theology or kenotism. Philippians chapter 2. Mian, pakibasa please. Papas, sabi po dito, kahit siya likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. Mm-hmm. Continue mo, continue mo. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. 11. At para sa... Hanggang sa 11. Opo. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Mm-hmm. Okay. So, makikita natin dito yung humility of Jesus Christ. Tama? Especially in verse 6, it says, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being human likeness. So, ito, ang tawag nito, when Jesus Christ as God took himself in the form of a servant, he did not consider equality with God, ang tawag niyan ay kenosis. So, ang sinasabi dito sa kenotic theology, yung divinity of the Son was somehow lost or lessened when the Lord took on human flesh and entered the world. Ibig sabihin, itong nung sabi niya, inalis yung pagka-Diyos, nawala o kaya na-lessen yung pagiging niyang Diyos. Tama ba yon? O hindi? Tama. Ah, tama. Paulit nga po ba? Limit po, limit. Parang limit lang. Limitation, hindi na bawas. Limitation. Limitation. Dito, ulitin natin dito sa verse, ay sa first statement. Kenoticism is also known as kenotic theology or kenotic Christology. Is unbiblical. Bakit unbiblical? Because it teaches that the divinity of the Son of God, Jesus Christ, was somehow lost. Nawala yung kanyang divinity at na-lessen yung kanyang divinity nung siya ay na-incarnate. Nawala nga ba? Hindi po. Not lost, but only lessened. Nawala, when incarnated, nawala ba yung pagiging niya Diyos? Hindi po. Hindi po pwede. Hindi. He remained to be God. Tama? Yes. Kasi siya na napiling siya na napiling attributes Diyos. Niya nandoon pa rin. Nawala. Kasi ganito yan. Pwede. Ganito yan. Hindi ano? Po. Sinasabi ko na kahit anong gawin mo sa Pastor Bob. Pastor Bob. Okay. Pastor Bob, we want to see you. Hello, Pastor Bob. Wait lang po, kakarating lang pa, Pas. Kakarating lang.
Okay, sige. Nagpa-check up. Okay. Opo. Sige. You comment on this first paragraph. Sabi kasi unbiblical to. What makes it unbiblical? Okay. Ito kasing second paragraph, ito na diniscuss na natin to, di ba? Okay. Tapos dito sa third paragraph, sabi dito, kenotic theology or kenotic Christology, na-introduce ito during 1800s by German theologian si Gottfried Tomasius. And it is on the idea of Jesus actually laid aside some of his divinity in order to be more like human beings. It's used as the proof text for this idea. Jesus emptied himself according to kenoticism of his divine attribute. So ito yung kanyang basis. Totoo naman sa Philippians 2, chapter 2, 6 to 7, that he emptied himself. That's very true. Tama? Right. Ang problema, itong statement dito, ito, second statement. Paabutan, pinduising, magpapadala na rin yung timis. Sino ang magbibigay dito ng comment? Kurha, simbahan. Pagyari. Okay. Pareho lagi hap. Merong magtataas ng kamay. Oh, Pastor. Sige, sige. Ang comment ko po dyan. Sige. Yung theology po nila ay ano. God, nung naging tao po siya ay wala po yung... Sir Ronald, pakimute yung ano mo. Pastor Ronald, pakimute. Please. Ay, Pastor Ron. Pastor Ron. Pakimute. Payroll. Pastor Ronald. Hindi ko maano. Pastor Ron, ito ba? Sige. Pastor Ron, maingay ka, Pastor Ron. Pastor Ronald, pakimute. Pastor, si Pastor Raymond, ang nagsarik. Pastor Ron, medyo minis po kasi. Sige, pakiulit mo, Pas. Apo. Ang kanyang kanilang theology po ay ano, nung naging human si Jesus Christ, ay nawala or nabawasan po yung kanyang anak pagka-Diyos. So ang aking verse po dito ano sa Colossians 1 verse 9. For in Christ all the fullness of deity lives in the bodily form, and you have been given fullness in Christ who is the head over the power and authority. So ang Panginoon po ano, hindi po nawala yung kanyang pagka-Diyos. Okay. Medyo mali po yung theology. Okay. So ibig sabihin kasi, kaya sinasabi itong unbiblical, itong kenotic theology, kasi ang sabi nila, nung na-incarnate si Jesus Christ, based on Philippians, na nawala, kung hindi man nawala, nabawasan ang kanyang pagiging Diyos. So hindi na siya fully divine, kundi sabihin natin, parang 50% divine. At hindi 'yon ang ating point of view, hindi 'yon ang ang pangunawa natin. Tama? So kahit Jesus Christ nung naging siyang when he incarnated, 100% pa rin yung kanyang pagiging Diyos. Amen. So the biblical truth is that Jesus Christ fully possessed both a divine nature and a human nature, and the two natures coexisted and what is often called the hypostatic union. So ibig sabihin, coexistent to. Coexistent. 100% God, 100% human. Hindi yung nabawasan o hindi nawala. Kenoticism is an attempt to redefine the nature of Christ. Interestingly, it is... Pero ba't yung sinasabing gano'n? It falls into question. Not his human nature. So sa kenoticism, walang problema sa human nature. Kasi na-experience nila, nakita nila si Jesus Christ as human being. Tama? Papa. Exactly.
He was persecuted. He was accused. He was hung on the cross. So he was fully human. So walang doubt dito. Ang problema lang na may question itong kanyang divinity. Most people can easily accept the reality of Jesus' humanity. But few would argue with the fact that Jesus was born, lived, and died as a human being. What is harder to accept is that he was born, he lived, and died, and rose again. And from the dead. From the dead. Yon. So if Jesus divested himself, mamaya kayo magsasalita, if Jesus divested himself of some of his divine attributes, as some teach, then we have some theological problems. Ano daw ang mga problems na ito? First, emptying himself of any part of his divinity would render Jesus less than fully divine. So, ito kasi he emptied himself. So kung inempty niya yung sarili niya, yung pagiging ano, di hindi na siya less than fully divine. 100%. If he had temporarily, ito naman, if he had temporarily laid aside his omniscience, omnipotence, and other supernatural attributes, he would have ceased being the divine Son of God. But God cannot stop being God even for a moment. So yun ang problema dito. Ginipap niya, he emptied himself, ang problema, di hindi na sa Diyos. Hindi. Diyos pa rin siya. Okay, yun. Okay. Another significant problem with kenotic Christology involves the eternal destiny of all who follow Christ. No mere human being can fulfill the role of Savior. If Jesus were not the infinite second person of the triune God, his sacrifice would be insufficient. If Christ were not divine, if he had given up his divinity at any point in time, so the efficacy of his sacrifice on the cross would be nullified. Bakit? To be the Savior, Jesus was at every moment both fully God and fully man. Kasi kung hindi na siya Diyos, so insufficient. Insufficient. Yung pagkapako niya sa cross, oo. Yes, insufficient ang pagiging niyang Savior. Why? Yes. Mere human being na siya. How then do we understand Philippians 2? Ito na, malapit na tayo. Which says that sa paniniwala po ng mga believers yan. Christ. In what way did Jesus empty himself? Dito, magkakaroon kayo dito ng reaction, ha? In what way? Ang ano ko lang, if kung nag-agree kayo dito or nag-disagree. Agree. Okay. Because this is a point of view. Okay. In what way did Jesus empty himself? We begin with context, verse 1 to 5. Sabi diyan sa verse 1 to 5, describe the attitude believers should adopt. One that was also in Christ Jesus. Ano ang attitude? Humility. Tama? Believers are to exhibit humility and lowliness of mind, having the same self-sacrificial mindset that Jesus had. So, walang duda dito. He didn't use his equality with God to his own advantage. Rather, he took on the form of a servant, and believers are to emulate Christ by becoming humble and obedient. Believers do not put off their human attributes and become something else any more than Jesus put off his divine attributes. Rather, they look to Jesus as their example and subjugate their impulses as for the sake of others. So ano ang pagkakaintindi nyo dito na sabi, i-emulate natin si Jesus Christ? When we emulate Jesus Christ, nawawala ba ang ating pagiging tao? Yung human nature natin? Hindi. Yung mga human tendencies natin? Hindi po. Hindi po. Ganun din. Okay. So we remain to be?
We remain human. Man. Correct. We remain human. We remain human. Same thing with Jesus Christ. Nung naging siyang tao, ganun din siya. Diyos pa rin siya. Okay. So Christ emptying of himself was the laying aside. O, ito na ha. Christ emptying himself was the laying aside of the privileges of divinity, not divinity itself. Agree or disagree? Pakiulit po. Ito yung statement. Pastor Ay. Christ emptying of himself. Ito. Ha? Christ emptying of himself was the laying aside of the privileges of divinity. No. Divinity itself. Okay. In heaven, the Son of God possessed infinite honor and glory and adoration, but he chose to leave that position of honor and he made himself nothing. When he came to earth, he veiled his glory and chose to occupy the position of a slave. So, ibig sabihin, itong Philippians 2:7, it was a self-renunciation, but not an emptying of divinity. Jesus never ceased to be God, and he did not exchange deity for humanity. Yes. Naintindihan niyo ba itong statements dito? Christ emptying himself was laying aside of privilege of divinity. Not divinity itself. Yes. Okay. Agree. So, privileges lang ng divinity. Yes, privilege mo po yung net aside niya, not itself, his divinity. Okay. So, kumbaga sa ano, Diyos pa rin siya, pero dito ka muna, isang tabi ka muna. Yes, parang ganun po. Okay. Tapos ito, sabi dito, when he came to earth, he bent his glory and chose to occupy the position of a slave. So the kenosis, which is in Philippians 2:7, was self-renunciation, but not emptying of deity. Agree or disagree? Agree po. So hindi niya inalis yung pagiging niyang Diyos? Yes. Yes. Amen. So, nirenounce niya lang. Hindi. Hindi niya renounce. Kasi pag nirenounce mo yun, self-renunciation yun eh. Oh, renounce lang yun eh. Oh. Okay. Nandoon kung bakit sa ano, yung power ko, authority ko as, alipawa ako ay presidente. So, inempty niya. Nirenounce kung bakit sa ano, hindi, yung position niya, yung privilege niya as the president, inalis niya muna. But he remained to be president. Hmm. Tama ba? Power. Okay. So, parang break time muna. Mali yung word na ginamit. Sige daw, Pastor Ay. Bakit mali? Mali yung renouncement. Kasi pag once that you have said that it renounce, ibig sabihin yan, tinalikuran na niya. Tinalikuran eh. Renounce. Yeah, that's true. Renounce himself during earthly time. Sa ano lang, renounce talaga kasi parang kinuha mo yung right mo as anak ng Diyos sa Kanya. Kaya ako, hindi ba pwedeng sabihin winave lang, nag-wave lang siya pero hindi renounce? But kasi yung word na renounce, yung kasi halimbawa, may binili akong lupa sa Pilipinas, nagbigay ako ng wave kay Pastor Grando na siya ang mag-ano. Di yun, no? May waiver ako. Waiver lang, hindi totally binigay ko sa Kanya. Ay pag sinabi mo, ni-renounce mo, ibinigay mo ng totally yung ano. Yes. Ah! Right then, right. Renunciation means right. Kasi ang renounce kasi, mabigat na salita. Pag sinabing renouncing, renounce, pinalikuran mo eh. Tama nga. So, kumbaga sa ano, para kay Pastora ay, parang ano lang, waiver. Waiver lang, dapat. Ay, Pastora. Nag-wave lang ako. Parang napangiti ka dyan. Ano? Nag-wave lang kasi pag sinabi mong renounce, tinalikuran mo na ng totally, tinalikuran mo yun, ni-renounce mo ay. Katulad ko sa pag-asawa, renounce na. Hindi na siya asawa ko. Tinalikuran ko na siya. Okay.
pero pag nagbibigay lang ako ng waiver, parang meron lang akong ano, kumbaga binigyan ko lang ng authorization na binigyan ko lang ng authorization na ganun ba lang. Pero nandun pa rin yun, akin pa rin yun. Di ba tama okay. Yun? Sino yun? Sino ang magsasalita? Sino nga? Si Marlon daw po. Ah, sige Marlon. Pastor Marlon. Ay, sige, sige. Para sa akin, Pas, hindi niya inalis yung kanyang pagka-Diyos, kundi yung authority niya bilang Diyos, hindi niya sinabi. May nang tingog, may nang pwes. Okay. Mali yung ano yung word eh, na ginamit eh. Mali. Mm-hmm. Renouncement is not proper word for kasi mawawala yung pagka-Diyos ng Panginoon eh kung ang ginamit yung salita is renounce sa English ha. Sa Tagalog madaling paliwanag sa Tagalog eh. Sa English pag sinabi mong renounce it's very hard to explain that. Oh. Okay. Marlon, si ano ata nagsalita pastor eh, Mother Marlon. Okay, sige. Bas, ganito kasi pagkakasabi. Kung ihimayin natin yung talata, ang sabi niya, ang sabi dito kung sa 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ihimayin natin isa-isahin, taglay pa rin niya ang pagiging Diyos niya. Andinaw, kahit taglay niya ang kalikasan ng pagiging Diyos. Ano ang ginawa niya? Hindi niya pinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. Ibig sabihin, yung panahon na yun, yung kalikasan niya bilang Diyos ay nananatili. Yes. Pero dahil siya ay nasa lupa at ang kanyang intention ay ipakilala ang Ama, hindi niya ito pinagpilitan, hindi niya pinagyabang na siya ngayon ay Diyos. So, ano yung ibig sabihin? Tapos kung dito, sasabihin, malalaman, pakikita pa natin, no? Siya ay nagpakumbaba, no po? At naging masunurin hanggang sa kamatayan. Kasi meron siyang mission, meron siyang gampanin na dapat gagawin. Malinaw, hindi po siya, hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Habang nandito siya sa lupa, nananatili ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang kalikasan. Pero ito ay hindi niya ginamit bilang kapantay ng Diyos kasi iba yung kanyang intention, iba yung kanyang mission. Parang nabanggit mo yata, Pas, kanina, yung pagiging presidente. Hindi naman ibig sabihin na umalis ka, for example, dito sa Malacañan, umalis ka sa Malacañan at pumunta ka sa isang komunidad na mahihirap na komunidad, tapos nagpanggap ka na bilang mahirap, eh, hindi ka na ang presidente. Di ba? Hindi naman nabawasan yung pagiging presidente mo, yung kapangyarihan mo, hindi nabawasan, kundi ikaw ay nakisalamuha at nakiayon bilang bahagi ng komunidad na hindi mo ginagamit yung kapangyarihan mo bilang presidente kahit kaya mo naman itong gamitin. Kayang gawin. Pastor Noel, may tanong po ako. Ay, sige po, sige po. Nung Pastor Noel yan, ha? Apo. Hindi sa akin. Sige. Nung... Una, Pastor Richa, sige. Nung pong ano, nung nakaakyat na siya sa langit at kasama niya na yung Diyos, nawala po ba yung pagiging human niya? Pagiging human niya, medyo yung tanong na yun kakaiba, di ba? Pero sasagutin ko, si Jesus pwede ako sumagot? Ay nung mabuhay, sabi doon, sa ikatlong araw siya'y muling nabuhay, umakyat sa langit, at umupo sa kanan ng Ama. Ang tanong kasi doon mas maganda, bit-bit niya ba yung human flesh niya? Kasi parang nalilito tayo eh. Diba? Tandaan po natin na kapag tayo ay binuhay mula sa laman, tayo ay magkakaroon ng bagong katawan. Ano yung amen. Katawan na yun? Glorified body. Glorified body. Yes, oh. Amen. So, hindi yung bit-bit niya. Amen, amen. That's right. Tulad natin. So, tingnan mo na natin mabuti kasi minsan, ito ano lang to, medyo pagdadisek lang ng ilang mga talata na
kaisipan tama, ng tama, tao. Kasi hindi natin pwedeng saklawan yung tunay na unawa at kaisipan ng Diyos. Kasi kapag naisip na natin yon, nalaman natin ang pagiging Diyos ni Jesus Christ, ay Diyos na rin tayo. Pakalaman na natin ang kanyang pagiging Diyos. Di ba? Pero kung babase lang tayo doon sa Bible, yung umakyat siya doon, glorified body yon. Glorified body. Amen. Amen. Yung yes, that's true. Dito, ay nakakaranas ng gutom, pagod, antok, di ba? Naghilanakit pa siya. Kung tatandaan nyo yun, nasa 11, sa 7 last word, sumigaw siya bilang paghihilanakit. Yung inakyat doon ay glorified body. Kaya nga tayo pag namatay at nabuhay muli, tayo ay bibigyan ng glorified katawan. Ito yung glorified body kasi itong katawan natin ay makasalanan. O, yun lang po di muna. Pwede. Kasi itong mahabang oras, sana po nakatulong ako at nasagot ko ng tama. Okay. Tapos nung pagbaba niya po dito, nung halimbawa, nung nagpakita siya sa mga alagad niya ulit, diba galing siya sa taas, then bumaba siya dito, nagpakita siya sa mga alagad niya, siya ba ay nag-human ulit o ano, na po glorified body na siya? Na hindi pa siya umano noon. Opo. Hindi pa siya umakyat. Hindi, nagpakita siya, hindi pa siya nakakaakyat sa langit. Kaya ako pa yung ano, rapture. Pagbalik niya, rapture na yun. Alam ko, di kayo nakikinig. That is ano, Marian, that is philosophy yan. Rapture na yun, pag bumalik ang Panginoon. Philosophy yan. Timeout muna kayo, timeout muna kayo. Wait, your turn, ha? Ah, sige. Yung kasi yung term na self-renunciation, hindi yon naka-refer sa kanyang pagka-Diyos, ano ba yung kanyang nature. Naka-refer kasi yon na hinted himself or renounce, self-renunciation, yung kanyang rights lang, hindi yung kanyang nature. Para klaro. Kasi kung sinasabi kasi ni Miss I, yung sinabi niyo renunciation, it refers to sa kanyang nature. Hindi, kasi never niyang i-renounce yung kanyang nature. Because God is eternal, kanyang pagka-Diyos ay eternal, kaya hindi pwede. Ibig sabihin yung kanyang self lang, na kinuha niya, as he make himself as same as a slave. Kaya ganun, di ba, naging limited, kaya privilege sa kanyang pagka-divine, limited lang, or... Oh. Nipili niya lang or hindi lahat ng kanyang ano. Still, but still, Pastor Ritz, lahat ng contents po nung salita, lahat po correct. Lahat po nung pinapaliwanag mo, all correct. Ang sinasabi ko lang po, dun sa English nung renounce, yun lang po yung maling pagkagamit. Hindi, kasi ang meaning po kasi ng renounce is... Lahat ng contents doon, lahat ng contents na ginamit mo, lahat right. But... dun sa word, dun sa English na ginamit, dun sa ginamit yung nag-explain nung English na yan, mali yung pagkagamit niya dyan. Pero hindi, hindi, mali kasi yung pag-intindi mo. Kasi sabi mo kasi, ni-renounce siya yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang ano, nature. Sinabi mo kasi, kasi yung ginamit yan sa renunciation, sa sarili niya, hindi yung kanyang nature. Kaya na-quote mo rin kanina, sinabi mo kanina, hindi pwedeng i-renounce ng Diyos yung kanyang nature. Hindi talaga pwede. Para clear ba? Para yung pag-use natin. At meaning na renunciation is to yung right mo, abandon mo yung right mo. Meaning na renunciation. So, ang ano lang ni question lang dito ni ano ni Sister I, the word renunciation is not the right word. Oo, yun lang. Parang, pero the terms, the contents word. Of all are right na. Lang. May kasama kasing self. May word kasi self, that's renunciation. Hindi lang word, renunciation. May self-renunciation kasi. Okay. Self-renunciation kasi ginamit. Sige na. Kasi ano, when he emptied himself voluntarily, that's basically renunciation of his rights. Yes. Pero yung okay. Sa pagiging niyang Diyos, hindi niya naman tama po, opo. As Jesus Christ, how? Huh?
ko muna to. Kumbaga sa ano, nandiyan yan sa akin, pero hindi ko yan gagalawin. Parang gano'n, I'm the father, but I don't exercise by now. Kumbaga sa ano, I emptied myself as a father. Okay. Pwede ako mag-decide as a father. But by now, I will not decide as a father. So, hindi ako mag-exercise ng aking authority as a father. We call that as, kumbaga sa ano, I self-renounce my my authority, I self-renounce my right as a father. Tama? So, yung wife muna ang magpatakbo ng pamilya ko. Siya ang mag-decide para sa pamilya ko. Because I personally renounce it. Renounce. Okay. Okay. Accepted okay. Accepted na, Pastor Rai. Accepted. Okay. Nakita ko si Lloyd kanina. Nakita ko yung kamay ni Lloyd. Medyo late lang si Lloyd. Saan ba Lloyd? You have something to say? Kita ko si Lloyd. Nag-raise siya ng hand. Ah, okay po, Pastor. So, okay. Mag-ano? Nahuli na po kasi, Pastor. So, saan na si Lloyd? Wala? Hello, Pas. Hello. Yes, yes. Volume. Hello. So, yeah. Sige, sige. Kasi, actually, po, minsan, nagkakamari po rin tayo, mami. Pakilakasan mo lang ng konti, Lloyd. Po? Pakilakasan ng konti, okay. Wait lang po. Sige. Hello. Nagkakaproblema po kasi pa sa, ano, laptop. Okay. Actually po, ano, mami ay, sometimes kasi nagkakaproblema tayo sa semantic definitions of terms. William Lloyd, please, William. Hello? Hello? Mahina? Mahina ng konti. Okay, na pass. Hello? Okay, yun, 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 yun. So, eh. So, minsan po kasi, nagkakaroon tayo ng problema in terms of definitions of terms, semantics. Minsan nagiging iba yung meaning ng word about sa konsepto na yun. Pero kung titignan po natin, Christ na limited his own being, hindi naman talaga usually nilimit ni God yung pagiging Diyos niya. Diyos pa rin siya. But there's something that we need to see na hindi ginamit ni Lord yung pagka-Diyos, yung pagiging father niya nung nasa lupa siya. Kumbaga, naging kasi sinabi ka ni Pastor, para naging slave siya, naging tao siya in whole. But, nung mag-resurrect siya, nagkaroon tayo ng sinasabi ni Pastor Noel na nakalimutan ko yung term. Yun. Okay, Pastor. Glorified body. So, yun, sagutin ko po rin yun ano, ni Ate Mary Ann. Actually, dualistic yung pagiging ano ni God, ay ni Jesus Christ. He is fully divine, divine God, he is fully human. Mm-hmm. Yes. Tapos? Yan lang po. So, yan lang po, Pastor. Sinagot po lang yan. Ano, eh. Hey, ask question lang po. Okay. Kasi parang, ano, Jerwin po. Ano kasi parang ano po eh, kung siya mismo yung bumaba as a father, as a creator, di ba sabi ni Lucifer, aakit sa kataas-taasan, papantayin niya yung Diyos. Ano, eh kung sino, ano, kumbaga iniwan niya yung kanyang throne at bumaba siya, eh sino naman po yung ano, bakit nagsugo pa siya kung siya rin naman pala yung bababa? So, ganito. So, Sir, ano, Pastor Jerwin, yung ganito po kasi, in terms sa soteriology, sa doctrine of salvation, kung titingnan natin, hindi mo fulfill yun ng God. Lord, kasi may na ka, bro, may na. Okay na po. Yan. Okay na. Yan. In terms po kasi, ano, Pastor Jerwin, sa soteriology, sa doctrine of salvation, kailangan po yung nawawala ka, Lord. I-focus mo ang... Hello. Yan. Hello. Yes. So, yan. Pastor Jerry, ganito po kasi, in terms of soteriology, kailangan na makita na mangyari yun pagbaba ni Christ, yun pagiging tao niya, yun pagiging, ano niya, poor,
the salvation of humanity. Pero kung tatanungin mo ako, Aba, kung magtatanong ka about yung ginawa ni Satan after that, kung titingnan natin, under siya ng sovereignty ni God. Kung nagigets mo ako, Pastor Jordan, ang ano, medyo ang question ko yung ano, kung bakit pa kailangan mag ginamit pa yung word na yung sinugo, eh kung siya na rin pala yung pupunta. Kasi pag sinugo, iba yon. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, isugo mo, utusan mo yung sarili mo, isusugo ko yung sarili ko, at ako'y bababa para ang biglang mag-anyo. Kung siya na rin pala yon. Kung magawa ang ano ko, bakit ginamit pa yung word na sinugo? So, yan. Pass. Okay, pass. Jesus Christ, actually, ang pinag-uusapan natin, hindi si God, hindi yung yung Diyos mismo. So, yun. Yun nga, nasa Trinity tayo. Concept tayo yun ng Trinity. It means yung deity ni God, na, yung deity ni God na pagiging son, bumaba, sinugo. Kung titingnan natin, sinugo. Yung pagiging deity, yun, ano, yun, kung titingnan natin, sa pagiging triune God, ng ating Diyos, yung pagiging anak niya, yun yung sinugo. Pero it doesn't mean. Kumagay sa ano, Lloyd, parang Papa, ibig sabihin na kung ako yung ama, sasabihin ko kay Jesus Christ, bumaba ka muna sa lupa para maging savior ka. Sinugo yon. Yon. Parang ganito. Father. Pero parang sabi, okay, so was it the Father sending him or was it Jesus Christ himself? He volunteered himself in the form of a servant. Anyway, i-discuss natin yan pagdating sa soteriology, ha? Huwag tayong mag-advance. Ay, okay po. Huwag tayong mag-advance. Okay. Sorry po. Sorry po sa may question. Lang. Okay. So ang inaano kanina ni Sister I is the word renunciation. Okay, here it is now. Oh, ito, kasi meron isang dito nagsabi, where is it now? Okay. What Jesus did was set aside his heavenly glory and he voluntarily refrained from using his divinity to make his way easier. His miracles were not done to benefit himself, but to help others. During his earthly ministry, Christ completely submitted himself to the will of the Father. Right. Explains it this way. So the act of kenosis may be properly understood to mean that Christ surrendered no attribute of deity, but that he did voluntarily restrict. Yun. Yung tinatawag voluntarily restrict. That is self-renunciation, their independent use in keeping with the first purpose of living among men and their limitations. Nando doon sa nature niya. You cannot do away with the nature. Pero nung ni-restrict mo, kumbaga sa ano, voluntarily, hindi ko yan gagalawin, hindi ko yan gagamitin, we call that a self-renunciation. But his nature is still there. Okay? At times... Okay, okay, Pastor. At times, okay. Jesus intentionally veiled his attributes that other times... Ito na nga, ang medyo discussion natin dito. At times, Jesus intentionally veiled his attributes that at other times were fully on display. When he healed the sick, walked on water, fed the 5,000, and raised Lazarus from the dead, Jesus' divine nature was fully evident. Amen. When he allowed himself to be hungry, thirsty, beaten, abused, and crucified without retaliating, he was intentionally restricting his divine power. He did not. Rather, he chose to subjugate it for a greater good, but at no time during his life was
Christ ever without the fullness of deity. Okay. Ito na. Bago tayo doon, itaposin na natin to. Discussions of kenoticism are complicated by the fact that sometimes the term kenosis is used as a heresy. Kenoticism. That's not. The Bible teaches that kenosis of Christ, but it does not teach that Jesus gave up any divine attributes. Yes. Amen. Kenosis must be understood within the larger context of the whole of Scripture. And when teachers speak of kenosis, we must be sure to understand how they are using the term. Kenoticism is a heresy that takes the biblical concept of kenosis too far. So take note of this. Kenoticism is the theology. Kenoticism is a heresy. It's a belief. Now, when Jesus incarnated himself, wala na ang kanyang pagiging Diyos o nabawasan ang pagiging niyang Diyos. So, kenosis is different from kenoticism. Ulitin ko. Kenoticism is the theology. Kenoticism is the belief using kenosis. But kenosis, that is the what? Yung fact that Jesus emptied himself in a form of a servant. Okay. It's different, sir. Amen. Ngayon. Okay. Ulitin ko, kenoticism is a belief. It's a heresy. Yung paniniwala nila na Jesus Christ, using kenosis, when Jesus Christ became man, nabawasan yung pagiging niyang Diyos. Or totally, wala siya. Hindi siya Diyos. Okay. Kindly, I'll excuse myself for about few minutes, but I would like you to, ito. Okay, pag tulong-tulungan nyo itong i-discuss sa sarili ninyo. Okay, I just have my personal necessity, hindi ko na kaya. Ito, Pastor? Second to the last verse, second to the last paragraph. Ito kasi, when ito yung tinatanong ko sa inyo, when Jesus performed miracles, sabi dito, yung divine nature was fully evident. Ibig sabihin, yung divine nature niya ang ipinalabas niya ngayon. I'm God, so I can do miracles. Kasi nandoon yung nature niya as God. Okay, I can heal the sick. Then I can do miracles, I can feed the 5,000, I can walk on water, I can change water, transform water into wine. Those are miracles. So, nagmanifest ngayon ang pagiging kong Diyos. Ngayon, nung pinako siya sa cross, when he was tempted, yun, ang lumalabas ngayon, yung pagiging kong tao. Yan. So, ang tanong ko sa inyo, nung piniperform niya because he emptied himself, when he performed the miracles, pinapalabas niya ba ang pagiging niyang Diyos? O it was in submission na, hey, I'm not God. I'm not saying I'm not God. Hey, i-renounce ko muna ang authority ko and my power as God. So yun, pag-isipan niyo muna ha. Just 3 minutes. So pag-isipan ninyo, you discuss among yourselves. Subjugate. Ah, sino pong mauna? Pinili daw niya magpasakop. Pastor John Lloyd. Starter. Hahaha.
Ikaw na po manahanap, Pastor Robert. Ikaw, Pastor Jerwin, gusto mo? Anong tanong mo? Ako? Yeah, ang tanong ko nga ni si Marian. Pastor Riggs talaga. Ano naman eh, kumbaga hindi naman nawawala yung kanyang hindi naman dahil ba sa siya eh, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos eh, nawala. Ito eh, nawala na yung ano niya. Kumbaga, yung submission kasi yung ano niya eh. Kumbaga, submission na siya kaya nga, isulat mo na, Jerwin. Nakasulat. Tumaingay. Ah, sige. Quiet mo na. Tanong lang po. Hello. Sabi na, isa pa to, maingay. May tanong. Sige, tingnan natin. Three to power. Tanong. Crucified. So, actually po, wait. Ay, nagtanong na din po kasi sa akin ito. If si Christ daw ay chose, bakit siya namatay sa cross? Related po kasi siya dito sa topic natin. Dali naman ano lang. Ang dali naman ang question mo. Oh. Oh. Yeah, si Mami ay, si Mami ay. Sa dahilan niyan, kumbaga. Eh, ako'y may ginagawa wala ang pala. Redemption. So, sige, si Marian. Isa lang, redemption. Isa tao, hindi siya namatay bilang Diyos. Alam mo na yun. Diyos niya, hindi questionable kung bakit siya namatay. Alam mo kung saan bakit namatay. So, yan po. Gusto mo lang may marinig kasi eh. Kumukuha lang po yung po. Mami, ganito po kasi. Mami, ay, ganito po kasi. Patitingnan po natin. If... may nakapagsasalin po kasi sa akin yung pagiging man daw ni Jesus, yung pagiging tao daw ni Jesus Christ, it's fully determined na mamamatay siya. But dapat, yung pagiging man niya. Dapat brother John Lloyd, ibinalik mo yung tanong sa kanya. Sabihin mo, bakit ka ba nabuhay ngayon sa mundo? siya na rin ang sumagot ng tanong mo. So, tapos sabi niya, sabi rin sa akin, yung pagkabuhay daw ni Jesus, sumisimbolize daw yun, sumisimbolize, nagpapakahulugan daw yun na Josie, God. Ano ang opinion mo? Tama. Yung pagbuhay niya sa within 3 days. Tama. Tama naman yun. Tama naman. Ang ganda lang lang palagi. Represent lagi. Yan din talagang purpose niya. Pero para makita na pagkamatay niya, hindi naman namatay yung kanyang pagiging Diyos eh, kasi flesh naman yung namatay eh. Kumbaga nagsuklob lang naman talaga siya eh. At saka si Jesus Christ, amen. Namatay kasi siya kasi yun yung prophecy. Amen. Tama yun, prophecy si din sa kanya yun. He will suffer and die. Kaya ganun yung prophecy. Yun yung ano po eh. Oh, mamaya na po kayo. I-save po natin. Sa ayaw at sa gusto niya, mamamatay pa rin siya. Kasi yun yung ano. I-save niyo po yan. Mamaya niyo na po sabihin. Sa ayaw at sa gusto niya, maubusan po tayo ng points. Mamamatay siya. Yes, because makasalanan tayong lahat. Para sa ano? Kaya nga sinabi ko sa Brother John Lloyd, ibalik din tanong sa kanya. Sabi mo, bakit ka ba nabuhay ngayon? Bakit ka ba, ano? Teka, yung hindi siya na rin pinapasagutan. Ikaw ma, bakit ka nabubuhay? Aba, para sa na lang. So, para sa'yo. Tinanong ko lang po yan para mawalik lang po dito sa topic. Sa akin na lang yun. Darwin, nabubuhay daw si Marian dahil sa'yo. Hindi ako nabubuhay para sa'yo. Ayan, Darwin, na-renounce ka ni Sister Mary. Diba yan? Mas love ko si Jesus kaysa sa'yo. Amen. Christ-centered relationship is better than anything. Joke. Oh, lagi niya ako sinasabihan, pangalawa ka lang.
kapag na, tulad nga na sinabi ko kanina Lloyd, kapag naintindihan natin, naunawaan na natin ang pagiging Diyos ng Diyos, nakakahigit na tayo sa Diyos o kaya nakakapantay na tayo sa Diyos. Kaya lagi tayong huwag masyadong hanapin kung ano ang nasa likod ng katotohanan sa Diyos. Kasi tanging ang Diyos ang nakakaalam kung bakit sa Diyos. Amen. Words is not your words. Nakuha mo. Brother Noel, pwede magtanong? Brother Noel? Pastor Noel, pwede pong tanong? Dami. Pwede po. Ayun, kasi di ba, sabi po ni Jesus, sabi ni Christ, sabi niya, hindi nyo ba nabasa na ang lahat ng nagpapahayag ng Word of God is Diyos? Anong passage po yun? Sana yan sa Mateo at ayan na nakaano sina si Jesus ang si Christ mismo nagsalita niyan eh. Yung ano, ang lahat ng sinasabi ko ay nanggagaling sa Ama. Hindi. Ano? Ni Jesus, sabi niya, hindi niyo ba alam na ang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay iti Diyos? Ah, hanapin ko lang yung ano, yung ang nagpapahayag ng salita ng Panginoon ay ang Diyos. Ano, wait lang ah, hanapin ko lang yung verse. Yun yun. Ang nagpapahayag ng salita ng Panginoon ay ang Diyos. Anong verse yan? Anong verse yan? Lang nga. Ito ibang tanong, maliban sa ating klase. Ah, sige. Ganun yung ikot eh. Di ba yung kinurse yung ano yung ahas sa ano sa Garden of Eden. Anong ginkor sa kanya? Maging ano siya, di ba? Yung lakad niya isa gagapang siya. Sa lakalabok. Meaning, nung before siya i-curse, anong siya? Lumilipad o nag-jump? Hindi makapagpura dati. Pastor! Pastor Noel! Tugotin mo yun. Ano? Yung tanong ni Pastor Rachel. Nakasabit siya sa puno. Sumasakit tinulong ulo. Hindi natin. Tugotin mo yun. Sabi siya, ano? Kapag ka... Depende kapag wala sa Bible, huwag nang sagutin. Oh, wala sa Bible yun, kaya huwag nang sagutin. Baka magkamali ng sagot eh. Kaya ang sabi ni Pastor, kapag wala sa Bible, huwag nang sagutin. Yes. Oh, kaya manahimik. Ah, Pastor Rich. Pwede magtanong. Sige po. Kasi ang Diyos nang ginawa ang langit at lupa. Ano? Nasaan ang Diyos nang ginawa? Ginawa ang langit at lupa. Nasa Genesis 1-2 po. Nasa John 1. Ay, Diyos ko, Panginoon, ginawa ka. Sorry, sir. Nandun siya gumawa eh. Nagawa nga niya yung lupa. Sir Maggie, walang lugar yun. Walang sinabi sa Bible. Kung nasaan ang Diyos. Ito sabi niya sa Genesis 1-2. Ang lupa ay wala pang hugis, so anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at pumalakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Na ibang salin, nasa ibabaw ng tubig. Pero kapag tinukoy natin yung word na place, wala pong place. Pero may nakausap ako dati na sabi niya, hindi, meron talagang kinalalagyan siya na planet. Na parang siya sa pagkahit sa kawilaan. Permansyon, Pastor Jerwin. Ha? Permansyon. Hindi, ano, dati-dati. Ano yan, Sister Maggie, yung pangalawang ay lupa ba sa langit? Baka nasa Japan. Tanungin natin si Lazaro. Kasi di ba may tinutungtong siya na kasi, tapos nasa lupa yung may nagtanong kasi sa akin ng ganun eh. May lupa. Pastor Rich. Sagutin niyo po si Sister Maggie. Ano bang description sa Revelation ng langit? Di ba ano? Description sa langit. Unang lupa naman doon. In Revelation. Okay. Sa
Gold. Possible gold. Kanina pa ako nakikinig sa inyo, pigano ko lang. Nagkakasayahan kami pa. Dami nyo nang pag-usapan. Nakarating na kay Lucifer. Ay, kay ano? Kay, dun sa ahas. Ay, di ba natanong mo na yung pastor? Tapos nakarating na, nasaan ang Diyos bago nilika yung lupa? Ito yung Diyos sa Japan. Pastor, kayo po, tatanungin kayo ni Pastor. Bas, balik tayo sa ano, theology proper. Sige, sige. Di, balik na tayo. Itanong nyo muna, Pastor. Sayang yung oras. Tuloy na tayo. Ikan ko lang muna to. Sino nagtanong noon, nasaan ang Diyos yung magano, langit at lupa? Maggie, si Maggie po. Ate Maggie. May different view dito that yung sa dispensationalism, kung kukunin mo ang Scofield Bible, Scofield Translation, ang sabi nila, yung mga other ano denominations, ang sabi nila, there's a wide gap between verse 1 and 2. Yes. Ang para sa kanila, may naunang creation na nasira, sinira. And yung bagong creation, ito na. Kasi sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Okay, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. So with that doctrine, there's a wide gap between verse 1 and verse 2. Na there was the first creation na sinira. Kaya the Spirit of God was hovering dito formless, the earth was formless daw, empty, darkness was over the surface of the deep. Yun na yung nasira, and he created another one. Yun ang ano. Anyway, huwag na nating pag ano, kung nasan ang Diyos, God is everywhere. Oo! Oh, yeah. Huwag na kayong mag-promise kung nasan ang Diyos. Na. Because God is everywhere. Yes. Oh, amen. Nakikinig niya tayo. Lahat ng sinasabi niyo, lahat ng tanong ninyo. Okay. Yan, no? Di ba nung nag-discuss tayo sa Trinity, ay sa, ano, sa, anong tawag ito, sa theism, huwag nating bigyan ng physical existence ang Diyos. Kaya yes. Nasa, amen. Amen. Nandoon siya sa ganito, nandoon siya sa ganito. Because nililimit mo ang presence ng Diyos. God is yes. Amen. Amen, amen. Amen. The Lord is God. Tanong lang po sa akin, Pastor. Hallelujah. Okay na, dito na tayo, ha? Okay. Dito opo. Tayo. Balik na balik, balik. Balik na tayo, balik sa ano natin, sa study natin. Ito. At times, Jesus intentionally veiled. Kumbaga sa ano, yan, tinakpan niya. Hindi niya, he veiled himself. Kinover niya his attributes that at other times were fully on display. When he healed the sick, he walked on water, fed the 5,000, and raised Lazarus from the dead, and other miracles. Jesus' divine nature was fully evident. Ibig sabihin, parang ganito. May power naman ako. Gagawin ko yan ngayon. Kasi may pangangailangan. So, ang nag-manifest ngayon, yung aking nature as God. Tama? Because, nandito naman. Hindi nawala niya. Hindi, kumbaga sa ano, hindi naman nawala yung aking nature as God. So, there's the need. Ipapakita ko ngayon yung aking sub-attributes. I will show my power because I'm still God. Okay. So, at other times daw, when he allowed himself to be hungry, yung thirsty, beaten, abused, and crucified without retaliation, he was intentionally restricting his divine power. So, I got hungry. Ano yung tawag niya? I was beaten, I was crucified, I was abused, I was accused. Everything about ano,
ni-restrict niya yung kanyang divine power. I'm fully human being. So I experienced those. I experienced temptation. I got hungry. Wala yung presence ko doon sa kabila. Dito ako ngayon because I'm unhuman. He restricted himself. His divine power was restricted. He did not give up his power. Rather, he chose to submit. Or tinanggal niya yun, subjugate niya, sinuspend niya for a greater good. Pero sabi dito, but at no time during his life was Christ ever without the fullness of deity. So ang tanong ko ngayon, when he performed miracle, was it because he is in-exercise niya yung pagiging Diyos or he was fully dependent on the power of the Father? Iba na nanalangin siya. Sige. Ano yun? Anyone? Si Pastor Noel, mayroong idea dito. Medyo initially nag-usap na kami dito. Binigyan niya yung... But I want you to hear yung kanyang opinion. And you may have some reactions. Yes po. Ako po. Hello po. Yes, si Pastor Noel, si Pastor Noel. Pastor Noel muna. Pick po tayo sa miracles lang ni Lord ni Jesus Christ na niya perform if there's a intervention ng Ama or specific naman tayo sa miracles lang na na-perform niya. Yung tanong ito, ganun po ba? Right. Go ahead, Pastor Noel. Opo. Yung, kung babasinin po natin. Yung masyado marinig. Opo. Nadidig na po ako? Mahina po. Mahina po. Yung mahina. Ayan. Malakas na ba? Ilapit mo pa. Kasi, nung si Jesus Christ ay nagpi-perform ng miracles, kung papansin ninyo, gagamitan natin ang tinatawag na multidimensional thinking. Mapapansin nyo po, habang binabasa nyo ang Bible, bago mag-perform ng miracle si Jesus Christ, either luluhod siya, yuyuko, or itataas ang kanyang mga kamay sa langit. Ibig sabihin, nag-perform siya, humihingi siya ng kapangyarihan. Bakit? Kung titingnan po natin sa John chapter 5, no? Verse 19. Ito po ang sinabi ni Jesus Christ, babasahin ko po. Sabi na, sa Juan 5, talatang 19. No, ang gamit ko po ditong Bible, ng Balita Biblia. No po. So ang sabi dito, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. So kung papasinin natin, wala pong magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Pero hindi po dito ibig sabihin na si Jesus Christ ay walang kapangyarihan at hindi niya kayang gamitin ang kapangyarihan. Si Jesus Christ kasi, nandito siya sa lupa, fully submission siya sa will ni Father. Ano po? Kaya siya ngayon, hindi niya ginagawa yung mga bagay na gusto niya, kundi kailangan niyang alamin muna sa Ama. Kasi ang sabi niya, o tutuloy-tuloy natin, sabi niya dito, ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa ito sa mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y mamangha. So kung papansinin po natin dito, i-connect natin, nagpakain siya ng 5,000. Ang ginawa ba ni Jesus Christ na makuha niya yung ilang pirasong isda at ilang pirasong tinapay, automatic, ginawa niya agad yun ng himala tapos ipinamigay niya na. Itinaas niyo po yung kanyang, yung mga lalagyan ng mga, yung mga isda at saka yung mga yung tinapay at pinasalamatan sa Ama at pagkatapos doon pumasok yung himala. Nagpagaling siya ng may sakit, yumuyukod rin muna siya. Ano? At ang sabi ni Jesus Christ doon sa mga hindi nakakapag
pagaling, nakapagpalayas ng demonyo, ang sabi ni Jesus Christ, hindi nyo mapapaalis ito. Paano niyang gagawin? Nagagawa lang ito sa pamagitan ng mayroong pananampalataya. So yun po yung isa sa mga naalala kong dahilan kung bakit ako naniniwala na nung nalilito si Jesus Christ sa lupa, nagpe-perform siya ng miracle, hindi para may honored yung kanyang sarili, kundi upang may taas at maparangalan ang Ama. Yun po yun. Okay. May ibang opinion? Sige. Pastor Rich. Ibig sabihin, Pastor Noel, nung yumuko siya, parang inas na yung authority ng Father? Or yun ba ang ibig kong sabihin na nanalangin sa Ama na Diyos Ama, sa magitan nito, isagawa mo yung miracle? Ganun ba yung ibig mong sabihin? Hindi naman po. Sabihin na natin na ganito ang ginagawa niya. Katulad ng sinabi niya nung manalangin siya bago siya kunin, bago siya hulihin, bago siya dakpin. Nung sa kanyang panalangin masyadong intense, tumulo yung kanyang pawis na tulad ng isang dugo. Ano ang sabi niya? Pwede niya sana yon kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Kung pwede hindi mangyari yon. Pwede hindi siya dakpin, hindi siya dumating sa pagkapako. Pero ano ang sabi niya? Siya ay tumuko at nanalangin. Ang sabi niya, Ama, kung nanaisin niyo lamang, ilagpas niyo sa akin ang sarong ito. Subalit hindi dahil sa kagustuhan ko, kundi sa kalooban mo. So ibig sabihin, tuwing hihingi siya ng tuwing magpe-perform siya, bago siya mag-perform ng miracle, hindi naman yun sinasabi na, Ama, bigyan mo ako ng kapangyarihan para gawin ito. Kundi binibigyan, dinapakita niya na kailangan yung lahat ng kanyang gagawin ay nauukol sa kalooban ng Ama at meron itong yung base doon sa pinag-uutos sa kanya ng Ama. Kasi nga, ang ginagawa niya ay, sabihin natin pasimple lang, siya ay misyonero. No po? Siya ay isang misyonero na may misyon kung bakit siya nandito sa lupa. Hindi siya pumunta sa lupa para bitbitin ang kanyang sariling karangalan. Ang binitbit niya rito ay ang karangalan ng Ama, kaya ang ginagawa niya, kailangan niyang ipakita sa lahat na lahat ng mga bagay na makikita niya ng tao sa kanya, kailangan ito ay mapaparangalan ng Ama. Pwede naman niyang gawing tinapay, pwede niyang paramihin nang hindi niya itataas, nang hindi siya magpapasalamat. Pero para mag-glorify, amen, ang Ama, kailangan niya pong gawin. Kasi kung nagsubmit siya doon sa full authority at sa kanyang mission. Kasi iba yung mission niya nung nandito sa lupa. Yun po. So meaning yung lahat ng mga miracles ni Jesus Christ hindi literally nga sa kanyang power, kundi sa Ama, galing lahat sa Ama. Parang ganun ba yung gusto mong Hindi po ganun. Ang ibig kong sabihin, meron siyang kapangyarihan. Yung power niya, yun mismo ginagamit niya. Kasi ba't manghihiram pa siya ng kapangyarihan? Parang ganito lang yan, Pastor Rich. Meron siya sariling espada. Bakit siya manghihiram ng espada ng iba samantalang pwede niya itong gamitin? Pero bago niya itong gamitin, kailangan niya itong gamitin yung kanyang sariling espada ng merong basbas ng Ama. Ibig sabihin, kung siya man ay gagamit ng espada, hindi dahil sa kagustuhan niya, kundi kagustuhan ng... So, ang ibig sabihin, well, the power emanates from him. The power to perform miracle emanates from him, from his very nature as God. Tama? Only that, hindi niya ginagawa dahil he submits his authority from the Father. Opo. O kasi, tapos diba, sinabi niya, kung hindi niya kapangyarihan ang kanyang ginagamit, bakit niya ibinabahagi ang kapangyarihan ito sa iba? Mm-hmm. Pinagkaloob niya yung kapangyarihan sa iba. Binigay niya ng kapangyarihan ang mga kanyang alagad para magpagaling din ng mga may sakit, magpagaling ng mga may pilay. So yung kanyang kapangyarihan, yun ang kanyang ginagamit. Pero ito ay
hindi dahil sa kagustuhan niya. Kasi pwede siyang mag-decide, oh, gusto ko lang ito, ito gusto kong palakihin, ito paliitin. Kung ano lang yung sinasabi ng ama, kung ano lang yung nasa mission niya, yun lang ang ginagawa niya. Pastor, hindi niya sinamantala, sabi nga doon sa Pilipos, siya ay nakisalamuha sa atin bilang tao. Kung titingnan natin, ang pagkakasulat doon sa ang bagong Biblia, no, yung translation na yon, hinubad niya yung pagiging kanyang Diyos. Pero hindi naman yung literal na hinubad niya. Nandutuon pa rin ang pagiging Diyos niya. Opo. Okay. Sige. Si Jerwin. Ako. Okay po, si Mami ay po muna. Sige po na, Jerwin. Unahin yung may mga edad. Opo. Hala ka. Hala ko, pas. Unahin yung pas. Pastor, ano di ba, madali lang naman sasabihin ko eh. Hindi ba natin nakakalimutan na ang performance ng Panginoon ni Jesus Christ is through the Holy Spirit? Ano ba yun? Ano? di ba sabi nyo, yung explanation kanina na nag-aas ng ano kayo. Nadadisek natin yung doktrina natin, boss. Diba, yung Holy from the Holy Spirit. Kasi kahit siya bumabaas a human pa rin, ang nangyari doon, ano siya, meron naman siyang, diba, God the Father, the Son, the Holy Spirit. So may Holy Spirit siya na nagpe-perform ng kanyang ano, ng kanyang mga miracles na ginagawa niya. Again, Holy Spirit. Yun, iba naman po yung role ng Holy Spirit ay dun sa anak. Actually, may point. May point si Mami Ay. May point si Mami Ay. Listen, meron po kasi yung mga scholars na sabi na yung pag-perform ni Christ ng miracles through the help of the Holy Spirit din. Amen! Kanina kasi, pinag-usapan namin yan sa ano sa prophet. Kasi po rin i-raise ko sana eh. Diba yung naralan mo pa yung sinabi mga dalawang yung una is Christ did miracles sa magitan ng kanyang pagka-divine. The other view is Jesus Christ gumagawa ng miracles sa magitan ng kanyang ama. Sa iris ko yung tanong in related sa kay Mrs. sa Sister I na possible ba na yung espiritu sa magitan ng espiritu siya din yung nagli-lead sa kay Christ kasi si Christ himself is divinity, so meaning possible na ang balanal na espiritu, isa rin siya nag-lead sa kanya. Ganun sana i-raise ko rin, related sa kay Mami. Ano po, kasi yung Holy Spirit, dumating lang po siya nung umalis po si Christ. Sabi ni Christ, sabi niya, hindi pwedeng bumaba ang Holy Spirit kapag ako'y narito. Pastor Grando, sagutin mo po iyan. Ako po ba? Ako na po. Okay na po ako na. Okay. Balikan natin ang John. Isa lang na verse. Tingnan natin. John 1. No? John Lloyd. Hindi si John Lloyd. John. Sa John chapter 2. Or 34, Pastor. Tingnan mo po. John chapter 2, verse 11. 2:11. Sabi po nangyari ito sa John chapter. Ang nangyari ito sa Kanaan sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alabay. So, yung kapangyarihan yun, ano yun? Di ba yun yung kiss, ano? Okay, sandali ha. Hinahanap mo yung binasa mo, Pastor Noel, kanina. Saan ba yun? Jan 5 po. Jan 5. 4:34, Pastor. Tingnan mo po. 4:34. Okay, sige. Basahin muna natin tong chapter 2, verse 11. Kasi this was the very first miracle that Jesus did. Tama? Walang ibang miracles pa. Ito ang unang miracles na ginawa ni Jesus Christ. That's chapter 2, verse 11. Na katapos niya, when he changed water into wine, ito ang verse 11. Sabi niya, this
the first of his miracles, miraculous signs, Jesus performed at Cana in Galilee, he thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. What was the purpose why he performed this miracle? To have faith in him. Dalawang purpose ang miracle, ay ang kung bakit ginawa ito ni Jesus Christ. Nakita nyo? Para magtiwala po sa kanya. Para maniwala. Para may pakita niya sa mga tao na mayroong Diyos. Dalawang bagay ang makikita natin dito. The very first is to reveal the glory of God. Yes, amen. Yes. Because of the miracle, nakita nila ang glory ng Panginoon, ang glory ng Diyos. Correct? And because he was able to show the glory of God through Jesus Christ, sabi dito, his disciples put their faith in him. Amen. Tama? So dalawa, he performed miracles to reveal the glory of God at saka para maniwala yung mga disciples. Correct? So when Jesus was doing miracles, a lot of miracles, unang-una, he did not do it for himself, but to reveal the glory of God. Sabi nga, it is not for himself, but for greater good. And likewise, because of these miracles, the people will believe. The people will put their faith in God. Okay. Ang question natin, kaninong kapangyarihan ang nag-i-emanate when Jesus performed miracles? Pastor. Yes po. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. John 4:34. Okay. So ano ang purpose niya? Tapusin. Tapusin ang pinapagawa sa kanya. Okay, i-relate natin to John 4:34. Okay. Sabi diyan, my food, Jesus said, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Yes. So you cannot say 4 months more and then the harvest. Anyway, so ganun na. So sabi niya, my food is to do the will of the Father. So ano ang purpose? To do the will of the Father. The will of the Father, yeah. So ang kanyang ginagawa, everything he does or he did is for the glory of God. Yan, correct. Is for the glory of the Father. Of God. Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. So basahin natin ngayon yung sinasabi ni Pastor Noel kanina. Saan ba yun? John 5. 19. Okay. Kasi kinote ito ni Pastor. Okay. Jesus gave them this answer. I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing because whatever the Father does, the Son also does. Okay. So ulitin ko. I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Tapos, itaas muna natin sa verse 16. Okay, tingnan ninyo ang verse 16. Malinaw dito ha. So, because Jesus was doing these things, so kung kukunin sinabi ito, was doing these things. Ano yung these things na sinasabi? Yung mga miracles niya. You apply now the principle of hermeneutics. Apply now the principle of hermeneutics. Ano yung these things? So those miracles. Doing these things, ano yun? The will of God. Opo, nagpapagaling po kasi siya sa araw ng Sabat. Correct. So, dito, makikita natin dito
na dalawang miracles ang ipinakita dito, di ba? Sa 43 and 54, Jesus heals the official son. Tapos another miracle, was it? Ah? Was it not a miracle? Miracles yun, tama? So dito sa 43 and the following verses, Jesus heals the official son. And another is, Jesus heals the healing at the pool. So mayroong healing na ginawa. Okay. Pagkatapos nyon, sa verse 16, ito na. So, because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jews persecuted him. Jesus said to them, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. So Jesus was working. It's based on the principle that the Father is working. So they work hand in hand. Hindi na, kumbaga sa ano, the Father was working, tapos si Jesus tulog. No, it was that. Take note na si Jesus, hindi naman nawala yung pagiging niya Diyos eh. But ito na yun ang sinasabi ni Pastor Noel na binibigyan niyang diin kanina. The Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father is doing. So wala dito, kumbaga sa ano, wala ditong conflict. There is no conflict at all. When Jesus was performing miracles, his nature as God was the one emanating. Also, Pastor, may I share the John 19? John 19. Therefore, Jesus answered and was saying to them, truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in the same way. Okay. So makikita ninyo, Jesus emptied himself, he submitted to the will of the Father. He submitted. Mamit mo muna, ma. Ngayon, he emptied himself. So everything he does, nandoon yung power niya eh. Tama? Nandoon pa rin. Hindi naman nawala yung pagiging Diyos ni Jesus Christ. Yes. His omnipotence, his omniscience. Tama? Omniscience, his omnipresent. Okay. Now, ang tanong ko ganito, kay sabi dito nung nag-ano ba siya kay ano yon? Naalala ko tuloy. Nung nag-ano siya ng miracles, ipinakita niya yung omnipresence niya and omniscience niya. Was it because of the direction of the Father? Wala talaga siyang alam. Diba alam niya kung sino magpapaano sa kanya? Alam niya kung sino ang magbibetray sa kanya. Alam niya lahat. Alam niya lahat. Pero itong mga miracles na ginagawa niya, nandoon ang power sa kanya because he is simply... He is God. He remains to be God. Tama? Amen. Amen. Pero because he was in a human form, he emptied himself, everything he was doing was in submission to the will of the Father. Amen. But that really mean, wala yung power sa kanya. So when he was doing his miracles, the power emanates from him. Yung power emanates from him. But he was doing everything under the will of the Father. That was true. Amen. Na yung si Jesus Christ wala, hindi na Diyos, you know, wala nang power. There was power. Everything he was doing, when he was doing miracles, the power emanates from him because yung Godship niya, yung power niya nandoon. His omnipotence, his presence, his omniscience. But tandaan natin, he was doing everything
For the glory of God. To the will of the Father. Eh, paano po yung tanong ni Pastor Rich kanina, yung nasa, kasi yung iba may paniniwala sila na it performed dahil sa Holy Spirit. Sige, Pastor Rich. Yes, Pastor Rich. Basically, sabi mo, Pastor, at wala, based sa sabi dyan sa notes, at times, Jesus intentionally veiled, hindi naman sinabi, all the time, at times lang, or sometimes. Yeah, ibig sabihin, God can perform, hindi niya maiwasan talaga kasi nature niya eh. Nagawa talaga ng, kaya yung balik lang ko sa tanong mo, Pastor, if God doing ng kanyang mga miracles, pwede palang sabihin natin na si Kristo gumagawa niyan sa magitan ng kanyang pagka-divine and direct din na intervention ng Ama. Pwede bang ganun, Pastor? It's his submission. Diba, when he was performing miracles, nagpapasalamat siya sa God the Father. And then dito sa, makikita natin dito sa John chapter 2, bakit nag-perform, ano ang purpose? To give glory to the Father, to give glory to the Son. Yes. To show God's glory. So everything he was doing is to give glory, to show God's glory. Tama? So ang ginagawa niya ngayon, kumbaga sa ano, oh, I emptied himself. So everything I do, o ikaw mag-cross ano, ang tanong ngayon, saan ang Holy Spirit? Amen. Para ba, kasi ngayon, ang nangyayari, ang prime movers lang dito ay the Father and the Son. Saan ngayon ang Holy Spirit? Parang sabihin ng banal na Spirit, teka muna, kayo na lang dalawa dyan nag-uusap ha. Di ba ako Diyos din? Ba't kayo na lang palagi? May naalala ko nga na sabi, pag napipray niya tayo palaging Jesus Christ, Jesus Christ, sabi niya, baka maghinanakit ng Holy Spirit. Kaya nag-delete. Baka niya magzelos ng Holy Spirit. Ang tanong, ang Diyos ba na-divide? Hindi po. Hati-hati bang Diyos? Take note of everything, kahit in the... Pastor, Acts 14:15. Yes. Acts 14:15 po. Andali. Ano yun? Andali, ha? Andali. Acts 14:15, ha? Andali. 15. And saying, men, why are you doing these things? We are also men of the same nature as you, preaching the gospel to you to turn from these useless things to a living God who made the heaven and the earth and the sea and everything that is in them. In past generation permitted all the nations to go their own way. He did live himself without witness and that he did good and gave you rains from heaven. So, nawala ako, sandali. Sandali po, sandali lang po, nawala. Ayan, scriptures portrays a variety of... Mark? Ano yun? Miracles. Ano yun? Ay? Nasaan na ba ako? Acts 14:15. Acts. Gawa. Okay. The Holy Spirit enabled these miracles. They were testaments to His power. The miracle of the incarnation is that this one person became everything we are without ceasing to be everything He is. Take note, the Holy Spirit is always at work. Yes. So kasama nila yun. Hindi yung Father and Son lang. Hindi Father and Son. The Father, the Son, the Holy Spirit. Oh. Kahit sa creation, it's not the Father na sinasabi. Both the three are active in the point of creation. Kaya lang we're just saying the Father. Christ, kasi dito na sa New Testament. Tama? Apo. Okay. Sige. So, ay salamat. Kanina natutuwa ako sa inyong makinig. Ang tanong ngayon, tanong ni, mayroong pang naka-raise na nga, Pastor Jerwin? Anong tanong? Mayroong pang tanong si Mian kanina na gusto kong balikan. Itatanong niya. Ako po. Ayan. Okay lang po.
Anong okay? Kasi ano po eh, kumbaga may hindi po pwedeng mag-perform lang ang isa kasi lahat po sila nag-exist. Correct. They are one. Opo. Kasi sabi nga, pero may kanya-kanya silang hindi po ano, kumbaga may, sabi nga po dito sa Mika, yes, na taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos. Kung titingnan po natin sa Lucas, di ba po siya is nananatili yung kanyang pagiging Diyos. Kumbaga nagbalot lang siya ng laman, ng flesh, at yung kapangyarihan ng Diyos ay lumililim po sa kanya. So nagpe-perform pa rin po. Lahat po ng miracles, ito ay God's work. Ang Diyos po, yes, ang patuloy na nag-aano nito. Pero he separate the yung ano na si Jesus, send Jesus, sinend ng Diyos si Jesus, then sinend ng Diyos si Christ, at sinend ni Christ yung Holy Spirit. Kasi, mali. di ba sabi po doon sa ano? Oh, no. Direction ka agad? Hindi, no. Repeat agad, ha? Reaction ka. No. Kakatawa si Mami Ay. Grabe yan. Alert lang. No. Ayusin mo. Ayusin mo yung sabi. Ayusin mo. Yan, sabi, di ba sabi po niya, ngunit ang patnubay, ang espiritus ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo patungkol sa akin. Kasi nag-ano na po eh, kumbaga nagtagumpay na po si Christ sa kanyang mission. Ito naman po yung ano, mission naman po nung ano, Holy Spirit ngayon, na siya na po yung nag-i-exist. Pero ang nag-aano pa rin po ito nito ay yung the God, the Creator. Siya pa rin ang author ng lahat nung nangyayari. Pero lahat po sila nag-e-exist. Hindi po pwedeng sabihin lang natin, hindi, ito ano lang. Kasi ang Ama, siya po ang lumikha. Yung anak, hindi naman po siya, yung miracle, hindi naman siya naglikha. Eh, kumbaga parang sa madali sa... Ito na, Pastor Gerwin. Ay, noon, Pastor, ikaw na mag-e-exist. Pastor Gerwin, para bang, ano, malayo mo, na siya. Ang siyang naglikha. Malayo ka na, anak. Malayo ka na, anak. Ang naglikha. Tama? Iyon ba sinabi mo? Apo. Okay. So paano yun? So Jesus, God the Father is the Creator. Now, where is the role of the God the Son and God the Holy Spirit during creation when it was the Father who created the world? Ano, di yung hinubad po niya yung kanyang pagkakadiyos at save us. Hindi, Pastor Jerwin, we're talking about ano ko lang ha, para huwag na tayong ma-confuse. Oo, Pastor, ikaw na po. Kasi may sinabi ka kasi kanina na ang God the Father ang nag-create. Tama? Opo. Tama? Opo. Is it, yun ba ang pananaw natin that the Father, siya ang creator? Opo. Tama ba? Hindi lang siya. Kayo doon sa ano, babalikan ko lang kasi tapos na natin yung kaya ang medyo may statement mo that the Father is the creator. Apo. Now take note, nasabi ni if you go back to the Colossians, sinabi din that the Christ created. So kung ang Father ang created, Jesus is the creator also. Idalik-balikan natin 'yan. So ano ang create ng Father? Ano ang create ng Son? Hey. Parang ang gusto mong sabihin po, lang kumbaga, po hindi po hindi po nag-create kumbaga, yung Son. Lahat kumbaga sila, kumbaga, ano lang yun na, pero iba-iba ang performance. Okay. Balikan ko lang ha. Malinaw, ilinabi natin. At the point of creation, during creation, the three persons in the Trinity are active. Hindi, yes, lang yung Father. Yes. Sino, sabi niya, God created. Sino ang God? It's not the Father himself. Three. But they are
Trinity person. The Trinity. Trinity. Yes. Tama. Trinity. Let us create. The Trinity. The Trinity. So, sino ang nag-create ng tao? Kung ang the Father Trinity. Is it the Father? Pero sabi dito, and God created man. Sabi niya, and then sabi niya, let us make man. So this is the very first clue that at the point of creation. Plural. Yeah. Elohim. The three persons are very active. So when God created the world, hindi lang yung Father. They but are the plural. Three persons are involved in creation. Kaya nga sabi Amen. Sa Colossians, sabi ka sa Colossians na Jesus created. Hindi nangangahulugan na nag-create yung Father, nag-create din ang Son. But they were working as one. Amen. Okay? Okay po. Okay, ngayon. So, kasi pas ganito eh. Yes. Minsan po kasi ang nangyayari ay inilalagay natin ang salitang Trinity doon sa physical. Ano natin, sa sariling kaisipan. Yan. At dahil nga merong Trinity, tayo mismong mga tao ang nagbigay ng limitasyon sa bawat isa. Kaya sabi nung nagturo sa theology, no po, ito po ay sa theology, no po, hindi po ito sa Bible mismo. Ang turo ng theology, alam nyo naman kung sino na una naglagay ng Trinity, no, sa mga theologians. Paul ang theologians. Okay, si Father gawin natin creator para meron siyang papel. Si San naman, gawin naman natin siyang redeemer. Okay, tama. Para meron din siyang posisyon. Ito naman si Holy Spirit, o sige, siya naman yung sustainer. Ang nagkaroon po ng ganyang kaisipan sa atin, na para bang merong mababa at mataas na posisyon ang bawat isa, ay yung mga theologians na gustong-gusto ng karamihan. Ano, Lloyd? Gusto ko ba yung mga theologians? Yan, yan. Yan sila po yung naglalagay niya. Tandaan po natin, ang Diyos ay Diyos. Hindi natin pwedeng pangunahan ang kaisipan ng Diyos at ang lihim ay nauukol para sa Diyos. Ano mang bagay Amen. Na matutuklasan natin dito, ito ay pinagkakaloob ng banal na Espiritu. Guided by the Holy Spirit yan. Kaya mo natutuklasan Amen. Ang mga bagay na yan. Amen. That's right. Kaya nga, nadagdagan ko lang yung sinabi ni Pastor Noel. Sabi ko nga, theology evolves. Nagbabago ang theology. But the Word of God never changes. Amen. 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 The Word of God, the truth of the Scripture never changes. But how we view it changes. Depende sa ating pag-interpret. Kaya depende sa theologian. Kung ang theologian, if I'm Armenian, I will create theology according to my persuasion. If I'm, ang ano ko, inclination is, I will create a theology in accordance to ang theology niyan is based on their theological persuasion. Mga ano yan? Mga dispensationalist. So, theology evolves. Alam mo, marami ngayong theologians ngayon. Now, kung hindi ka grounded sa salita ng Diyos, ang papaniwalaan mo ngayon, yung theologians, you zero in theology of other persons, but you are very poor in the Word of God. But take note, the Bible interprets on its own. The Word of God is there. Pero kung minsan, ang nagko-complicate ngayon, kaya maraming ano, because of the theology of the theologians. So if we are reading theology, pero hindi tayo nakatutok sa salita ng Diyos, mapipersuade tayo ng theology rather than the Word of God. Amen. So we have to focus on the Word of God and make your theological books as a reference. But if you use theology as your main textbook and use the Bible as your reference, you will be lost. You will be lost. Diba, ganito. Isa lang na maliwanag na halimbawa. When we discuss theology, yung theism, I discussed with you only to ano yan? To expand the words. Expand. Walang na classifications when we discuss about the attributes of God. Dalawa lang na classify natin.
the supernatural attributes and the moral attributes. Tama? Naalala nyo? Yes. The omniscience of God, the omnipresence of God, and the moral attributes. At sabi ko, supernatural attributes, it's only God who possesses that. It's not shared to human being. Tama? Yung moral attributes, shinare yan sa atin. There is love, there is justice, shinare yan sa atin. Now, when I studied theology, na-divide lang yan sa dalawa. The supernatural attributes and the moral attributes. Tama? Ngayon, dinidivide-divide pa nila. Based on theologians, na yung moral attributes and the supernatural attributes, dinivide na naman kung paano nila i-divide based on the mindset ng theologians. Kaya nga, ito, may nagturong isa that the holiness of God is no longer an attribute of God. Ay, sabi ko, hey, ano ba yan? Holiness of God is no longer an attribute of God kasi dinivide-divide na naman pala nila kung ano-ano. God is holy. When we speak of holiness of God, that's an attribute. That's a character of God. You cannot do away with the holiness of God na hindi mo nasasabihin mo, it's no longer an attribute of God. So basically, sinasabi ko sa inyo, theology evolves. And theology is based on the persuasion leaning ng isang theologian. Take note, sa Nazarene, maraming theologians. Men, tama. Nasa rin maraming theologians, may kanya-kanya silang point of view. Yung theology mismo ng Nazarene, mayroong mga Nazarenes pa dyan na nag-create ng sariling theology. Tama? The yes same thing. Po. But this, they have their own theology. They have their own theology. But do you know why? Ang dami-daming Baptists. Calvinist yan, pero ang dami-daming Baptists. Why? Marami pa rin silang sariling theologians. So ang challenge ko sa inyo, our main textbook should be the Word of God. Yes, the Bible only. Bible, because the truth of the Bible never changes. Theology Amen. May change. Theology may change, but Amen. The Word of God never changes. The truth of the Scripture never changes. So if you study without getting deeper to the Word of God, mali tayo doon. You will be persuaded by the mindset of theologians, pero hindi ka persuaded sa salita ng Diyos. Tama ba? Tama po. May ma-amen ba doon? Amen. 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 Amen po. Correct po, correct. Sana pas mayroong yung amen. Course na pinag-aaralan kung ano yung paniniwala ng nasa. Meron naman meron, may manual, meron, may manual. Meron yan. Meron po. Yung manual ninyo, manual natin. Hindi yung manual. Yung subject din. May subject ba na ganun pa? Tapos na. Hindi kayo nakakuha theology. May subject. Meron sa... Parang 22.5 units. Nasa rin manual. Kaya sa inyo, ilang subjects, that's credited para ma-license. Poor Belly na wala na. Wala na. Tapos na. Ano to? Ayaw mo hapon to? Kakain mo. Ay, kaya dalhin mo ito. Ayan. Ay, okay. Uyo, ayun. Ate. Meron pa isa dito. Ayan. Teka muna, tika muna. May nagsasalita. Arigato. Ay, ay, pakimute po. Arigato. Ay, sorry po. Sorry. So, para ma-ordain ka, I think 75 units. And out of that 22 units, 22 or 23.5, something like that, mayroon diyang subjects na core. Hindi pwedeng mawala. Like Doctrine of Holiness. Isa yon. Another is... history and polity of the Church of the Nazarene because you are in a Nazarene denomination. Dapat alam mo yon. Dapat yung statements of faith, alam mo, yung sa manual. Alam mo yon. Kasi you are in a denomination. It's not being dogmatic, but because you are in a certain denomination, alam mo kung saan ka gumagalaw. Tama?
You must know the doctrine of the Church of the Nazarene. Bakit? Kasi kung Church of the Nazarene ka, ibang doktrina ang tinuturo mo. Baka naituro mo na dyan yung doktrina ni Kibuloy. Mali yun. Delikado ka. So, core subjects yun. Those are basic subjects. Tama? So, Pastora Mian, meron yan, meron yan. Sigurado ako. Sigurado ako. Okay. So, sinasabi ko dito na yung working ng Holy Spirit, yung sinabi ni Pastor Jerwin kanina, na walang holy, para bang ang mangyayari kasi parang 'di ba sinabi ni Jesus Christ na magano yung ano yung sabi mo kanina na you will that Jesus Christ will be sending the Holy Spirit. Pastor Jerwin? San si Pastor Jerwin? Wala si Pastor Jerwin. Ayun po, ayun po. Andito po. Okay. Yung sa ano po, yung sa Jan. Sinabasa ko po po sa Jan. Okay. Jan 15:26 po. Jan 15:26. Okay. Opo. Okay, sabi po dito sa NIV, when the counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. Oh, and you also must testify for you. You have been with me from the beginning. So para bang ang tingin natin dito, pag-alis ni Jesus Christ, darating ang Holy Spirit. Tama? Opa, parang ganun pa. Ang tanong, when Jesus Christ was on earth, nasaan ang Holy Spirit? Natutulog ba? Sa langit. Hey po, exist pa rin. Ba doing nothing? Sabi ko, when send the Holy Spirit. Okay. Tagalog. Ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng Katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin. Oh. Okay. Sige, ang tanong ko ngayon, nasaan ang Holy Spirit nung si Jesus Christ nasa lupa? Nasa langit. Nasa langit. Was he active? Active tulog ba ang Holy Spirit? Pastor kasama ni Jesus. Nasa lupa. Kasama ni Jesus. Pastor. Nasa lupa. Nasa langit. Ang Holy Spirit. Pastor Noel nga. Pass. Ang Holy Spirit po. Kali lang, Pastor. Ay, Pastor. Ay, Salinday. Lloyd, si Pastor Noel. Sige. Active po ang Holy Spirit at nandito siya sa lupa nung nandito si Jesus Christ. Amen. Hindi ko sabi na... Dahil ang Diyos is omnipresent. Hindi ko po sinasabi na nasa lupa siya at nawala siya sa langit. Tandaan po natin, Holy Spirit is everywhere. One person of triune God. Amen. Tama po? So, ibig sabihin, ang sinasabi ko, literally, no, base sa kaisipan ng tao, ang Holy Spirit ay nasa lupa. So, siguro po na-gets nyo? Dahil buong ipanganak si Jesus Christ, bago pa lang siya ipinanganak, ano ang sabi ng anghel kay Mary Maria? Masahin po natin, hanapin muna. Padadalang kita ng Espiritu, na magkakaroon ng anak ay yung sinapupunan at magiging ano, isisilang mo, ganong ganito. Anong bang ano, version? Lucas 1, Kabanata 35. Ito ang sagot. Apo. Luke chapter 1, verse 35. Babasahin ko po dito sa Tagalog, ang Biblia. Ang sagot dito ng anghel, ito. Sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo, at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil ito, isisilang mo yung yes, amen. Tawagin anak ng Diyos. Simula amen. Pa lang, nung bago kayo, nandun na yung Espiritu Santo. Sinabi na ng anghel na ang banal na Espiritu ay nandito. Nag-exist. Nag-exist. Oh, kahit saan na ron. Kahit si Elizabeth nga, kinasihan nung Holy Spirit Kasi, ang nangyayari po kasi sa atin, nalilito tayo, ano ba yung Holy Spirit at yung sinasabi na Espiritu? Espiritu. Yung pneuma, yung Espiritu ng hininga ng buhay,
at yung Holy Spirit. Magkaiba po yung Holy Spirit at saka magkaiba po yung Nyoma at saka yung Rowak Hapdes. So, ganito. Nagsasabay kasi nila yun eh, kaya ngayon nagkakaroon ng kalituhan. Okay. So, balik tayo, Pastor Gerwin. Yung sinasabi ni Jesus Christ na para bang ano eh, para bang na-divide yung Diyos. Kasi, sabi kasi, the Father sent His Son. Tama? Tama? Yes. Amen. The Father sent His Son. Hindi naman po eh. The Holy Spirit, the Son sent the Holy Spirit. Tama? Yes. Yung dalawa pala pag-utos, yung ama nag-utos sa anak, yung anak naman nag-utos sa banal na espiritu. Kawawa Bas. Naman yung spirit. Walang mauutos. Pastor. Walang mauutos. Sino mauutos ng Holy Spirit? Wala na. Hindi lang yung ano niya, Bas. Pastor. Yes. Pastor. Bas. Hello. Yes. Okay, sige. So, pakibuksan po natin sa John 3:31 to 36. Baka malinawan na dito si ano, Pastor Jerry. John 3:31 to 36 po. Okay. So, parang spirito diyan. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. Ang nasa salita tungkol sa mga bagay na sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang tumanggap sa kanyang patotoo. Ang tumanggap sa kanyang patotoo ay nagpatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang sinugo ng Diyos na nagpahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat tubusang pinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Amen. Inibig ng Ama at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, ano ang ginagawa po ng banal na espiritu dito? Pastor Jerry. Diba ano yun, bro? Ah, Pastor. Ah, po. So, Pastor Jerry, kasi kung titingnan po natin sa context, may nabanggit na espiritu, which is for those who believe in God na kinonvict ng Holy Spirit, andun na yung konsepto na sinusunod ni God the Father, ni Jesus Christ, yung kaliyon, kagustuhan ng Ama, na ipahayag yung salita ng Diyos. Which means, yung gumagawa rin ang banal na spirito to convict those willing. Yung mga tao gusto para ano lang yun? Kanya. Itong verse na to para patunayan lang na ano, ito yung sinugo ng Diyos. Okay. Sige. Okay, sige. Let me speak now, ha? Tanda natin that God is one. Amen. Amen. Three persons. Amen. In other words, the three persons are active from the very start. Amen. Sa creation, because God dyan, the three persons are active. Hindi tulog si Jesus Christ na makikita lang natin sa Old Testament, ang nagano dyan is God. Parang it's God. Amen. The Father. Wala, may God the Father na ba sa Old Testament? Wala. Concept on the God lang. God, God the Father. God the Father. God the Father lang. Meron bang God the Father sa Old Testament? The Father lang. God lang. God lang siya. Ah, God. Okay. God lang. Okay. Nung Old Testament ba, nasaan si Jesus Christ? Siya po yung ulap at saka yung apoy. Sa Genesis, siya yung naging ano? Siya yung naging alakad. Naging ano? Siya yung naging ano? Naging path ng... Siya yung naging direct, parang nagdidirect sa mga Israelites nung papunta sila sa Egypt. Siya yung naging... Wala pang Israelites. Ginagawa Jesus Christ. Jesus Christ. Yun ano, siya yung... ulap, tapos yung fire sa kinagabihan. Tapos pagdating sa Exodus. Was it Jesus Christ? Alayo mo na, anak. Si Jesus Christ ba yun? Sinabi ba na si Jesus Christ yun? Hindi po. Intervening in the word of God. So, sinabi ba na...
Now take note, kailan nagkaroon kasi ng Son and the Father? Ito na sa New Testament when Christ... New Testament na. Na si Isaiah pas. New Testament. Yun nasa Isaiah pas. Prophecy yun. Okay, prophecy yun. It was prophecy. Kaya yung evident ngayon yung Father and Son dito sa New Testament because Christ already incarnated. Pero hindi nangangahulugan na tulog si Jesus Christ sa Old Testament times. Because He is God. The three persons are one. Tama? Yes. Sinabi dito sa Colossians that God, that Jesus Christ is the Creator because He is God. The three are one. Hindi sila nasi-separate. Ang nangyayari kasi natin, binibigyan natin ng physical existence. But take note, God is a spirit. It's no physical existence. Kaya lang, naging evident ngayon ang Father and Son dahil sa incarnation. Ngayon, na naging para bang active ngayon yung Son and Father and Son, para bang, ano ba si Jesus, ano ba yung Holy Spirit when Jesus was incarnated, when He was doing miracles, when He was doing His ministry? Nasaan ang Holy Spirit? Wala pa ba? Tapos sinabi, I will send the Holy Spirit. Go back again. Tingnan mo sa Isaiah 9, 6. And He will be called. For unto us a son is born, a son to us a son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor. Tama. Amen. Si Jesus Christ mismo is also called Wonderful Counselor. So take note na hindi naman nahahati ang tatlo eh. Now, bakit sinabi dito na that Jesus Christ will send the Holy Spirit? But it does not, when Jesus said, send the Holy Spirit, it does not necessarily mean that the Holy Spirit is not active during His earthly ministry. Kaya lang, sinabi ni Jesus Christ, I will send the Holy Spirit. Hindi na nga, oy Holy Spirit, baba ka na dyan. Tapos na ako, no? Ang sinasabi lang dyan, it's already magiging evident na yun ang banal na Espiritu because, kumbaga sa ano, si Jesus Christ is no longer incarnate. Tapos na yung ministry niya as an incarnate God. So, sino na ngayon? Wala na si Jesus Christ. Siguro, isipan natin, wala na si Jesus Christ. So, sino ang kasama namin? Wala na si Jesus Christ. But take note, sabi ni Jesus Christ, huwag kayong maano. Don't be troubled. Yung mag-alala. Diba? Ascended. Mayroon pa. Iwanan ko ang Holy Spirit ko sa inyo. Ang Espiritu ko sa inyo. Take note that three are active. Walang natutulog yan because actually, hindi naman sila natutulog. Tama? Wala sa kanila ang inactive. Every person in the Trinity is active sa lahat. Okay, going back to this now. Yes po. Isa pa po, nakatibayan na yung panahon ng ministry, nagbi-ministry si Jesus Christ dito sa lupa, Holy Spirit ay active. Kung mapansinin natin, nung siya ay tinutulig sa ng kanyang mga tagapakinig, ng mga... Pastor Noel, pakilakas po. Active po si Holy Spirit nung panahon na si Jesus Christ ay dito sa lupa. Kung mapansinin natin, yung nakaulat po doon sa Mark, anyway, tatlong verse to, pero ay tatlong aklat to, sa Mateo, sa Mark. May malinaw. Pastor. Mo yung mouthpiece. Opo. Ilapit mo. Ilaw. Yung mouthpiece. Mark. Ayan. Opo. Yung nakalagay po dito sa Marcos, Kabanata 3. No? Verse 29. Mag-umpisa tayo sa 28. Ano po? Kasi tinutuligsa siya at laging kumukontra sa kanya ay nanunuligsa hindi lamang sa kapangyarihan niya bilang siya si Jesus,
bilang Bisaya at tumutulig sa rin ito sa mga salita ng Ama. Kaya ipinaalala niya sa mga Pariseo kung ano ang mangyayari. Kaya ito active ang Holy Spirit. At katunayan, merong ginagawa siya at merong gagawin. Ang sabi ko dito sa Mark chapter 3, verse 20, pagdating ko ako mag-umpisa ha, tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan sa pagbabastangan. Ngunit ang sinumang lumalapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggan sa kasalanan. Ipinapaalala niya kasi hindi pinapaniwalaan ng mga audience niya that time yung kanyang piniperform na miracle. Dahil sinasabi siya daw ay sinasaniban ng sinasapian ng masamang espiritu o ng devil, yung prinsipe ng mga kadiliman. Devil, ng mga demons, Beelzebub. Kaya doon ipinaalala ni Jesus Christ na active ang Holy Spirit, nakikita sila. Kung sila ay maglalapastangan sa Holy Spirit, wala itong kapatawaran. Papansinin lang po natin. Kaya ito binanggit ni Jesus Christ kasi kasama niya ang Holy Spirit that time. Pero ano bro, pastor, bakit ang halimbawa, kasi bakit pag ang nilait mo ay si Jesus, may kapatawaran. Eh bakit pag ang nilait mo ay Holy Spirit, eh kung the same naman pala silang tatlo, eh bakit parang may difference na nangyayari? Kasi Pastor Jesus, Father, Son, and Holy Spirit. Pastor Jewin, taga saan ka po? Sa soteriology. Kasi pag anak ako ng Diyos, baka nagkasala ako ng ano, unpardonable sin. E paano yung kaligtasan ni pinangako sa akin ng Diyos? Oo. Okay. Ganito kasi yan ha. Yung Ama, blasphemy. Blasphemy. So, dinigil lang yung Ama, hindi sila sumunod. Tama? So, ang ginawa, nalilito si Jesus Christ. Anong ginawa? Pinako si Jesus Christ sa krus. Okay. Ngayon, nandito ang Holy Spirit, the third person in the Trinity. Amen. Sino lang pang-apat? Si Judas. Si Judas. Wala na eh. Oh, malis ka dyan. Diyan, ay hindi pwede, 'di ba sabi? Diyan sana. Hindi pwede 'yan. Ako. Tapos andito na Holy Spirit na Holy Counselor siya. Ay, hindi pwede 'yan. O sino nang ipapadala? Si Pastor Rick. Jerwin. De, kasi po ganito po kayo, Sion. Kumbaga kasi si Jesus nasa flesh. Yung Holy Spirit is spirit. Kaya kapag ang kasi nasa anyong tao kasi siya, kaya pwede mo kumbaga kasi nga nagaano siya para sa atin. Pero pag Holy Spirit nang inano mo, walang flesh kasi yon. Kaya talagang nagdadagot kami na si Pastor Pastor Jerwin. Jerwin ang napapako sa cruz. Pastor Jerwin eh. Kaya na, time na. Anyway, soteriology na lang. Soteriology natin yan pag ano ha? Sige po. Napunta na po tayong dichotomy. Tawag yan is ano? Ano yan? Kansya na po, nag-aaral lang po ha. Unpardonable sin. Hindi, okay lang yan. Para at least nga natin. Tanong lang yun. Tama yun. Tanong lang yan. Kaya nga nag-aaral tayo eh. Kaya, everything, kumbaga sa ano, pops up. And then, Amen. Wake up, wake up. Talagin natin yung doon sa ano. Tama yung Pastor Jerwin. And kasi andito tayo, nag-aaral. Kaya nga kung minsan. Dapat kailangan matutunan natin. May tanong. Sasabihin ko sa inyo, teka muna, doon natin yung pag-aaralan sa soteriology. Teka muna, yan na pag-aaralan natin yan sa anthropology. Okay. So, may tamang. Okay. Tiwala kay po. Jerwin, kasi na-mention din kasi ni Pastor Pastor Joel na ibig sabihin the Holy Spirit is active even sa baptism. Amen. Totoo po 'yun.
connected, the Holy Spirit is active. Everyone, the third person, the three persons in the Trinity are active since the beginning. Amen. Amen. Amen po. Hindi na hati ang ano. So going back sa ano, na ano natin, that Jesus Christ is God, He is both human and divine, He is 100% human, 100% man. He was incarnated for the redemption of man. Amen. Ano natin, amen. Ang Diyos sa pamamagitan niya. Kasi hindi praise pwede. The Lord. Hallelujah. So He was God incarnate so that we will fully know or we will fully understand the love of God. We will not fully understand what or who God is because of our finite mind. But ang maganda dito, we will fully know the extent of His love to us. Amen. Amen. That's the extent of His love. And that is the very, the heart. That is the very heart of our salvation. The heart. Yes. Tama. John 3:6. Glory. Amen. Okay. Sa susunod, doon tayo sa anthropology. Madi-discuss natin dito ang dichotomy and ano. Dichotomy. I will be sending you this prior to anthropology. Before Friday, I think ma-organize ko na ito in an outline form na maano, para hindi kayo mahirapan. Okay. So, i-send ko ulit ito, everything, para hindi kayo mahirapan. May lessons, per lessons ito. Okay, then we will proceed sa anthropology. Okay? Any questions? Pastor Ritz, naka-raise ka pa ng hand? Tanong ko lang po, meron ba kami assignment, Pastor? Wala. Picture na po tayo, picture. Anthropology. Human. Yeah, yeah. Okay, picture. Okay. Ay, Pastor, may naka-screen na pa, Pastor. Hindi ako makikita. Okay. Yon. Tamo, ngiti ka, ngiti. 1, 2, 3. Okay. Si Pastor Bernadette. Isa pa. 1, 2, 3. Wala si Pastor. Wala si Pastor Bern. Ha? Pwede wala si Pastor? Wala si Pastor Bern. Ito ko ah. Pastor Bern, baka nasa CR. Kaya nung pinatawag natin si Pastor Noel nasa CR. Ayan po, ayan na. Sa opening. Ayan, si Pastor Bernabe. Oh, wait. Ayan. Ito, Pastor Bern. Okay. ulit. Okay, nasa na ba ako? Nawala na ako. Ayan, sandali po. Ayan. Pastor Bern. Ayan. Wala si Pastor Bernabe. One. Another one. Huwag kang kumilis yung Pastor Ron. Nawawala ka eh. Yan. Okay. Present. Say present. Anthropology. Pati malapanan. Anthropology tayo. Anthropology. Pagkaraan. I want you to start yung dichotomy and trichotomy. That's basic. Mahati na naman tayo dyan, Pas. Basta hindi tayo nahati doon sa ano, ha? Hindi tayo nahati dito sa... Absent tayo na isang tao. Maraming mga hati. Isa lang yung pinaniniwala natin. Oo, okay. Isa lang. Basta biblical lang na tayo. Basta, Jerry. Pinaniniwala tayo may Diyos. Kasi, mahirap yun. Pag-usapan yung trichotomy, tapos trichotomy. Okay, good night. Hindi ko pa kasi alam yung pagkakaiba nila eh. Kumbaga... Yung nakauna sa screen. Ano man so, alam na, dun pala yun eh. Prensya na. God bless you all. Pray mo na tayo, pray. Pray. Si Pastor Rich magpipray. Okay. Nawala na. Sir, Pastor Rich. Pastor Rich. Nawala. Nawala si Pastor Rich. Nawala. Siya una laging. Nagugutom na siya. O si ano na lang.
Okay. Sino pastor? Sige. Pastor Bob, hindi ka, hindi Bob, kita na si Pastor Bob. Sige, Pastor Bob, lead us in prayer. Okay po. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po sa mga katanungan na aming napakinggan. At Panginoon, bigyan niyo po ng kasagutan ng lahat ng ito. At alam po namin na ikaw po ang makakapagbigay ng tamang sagot sa lahat po ng aming mga gustong malaman patungkol sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin ang kaligtasan ng bawat isa at patuloy niyong paggabay at pagbibigay po sa amin ng wisdom. At bless niyo po kami, ingatan niyo po kami sa services na aming mga gaganapin bukas po sa kanya-kanyang churches. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, napasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Sinong maunang mag-lead? Naunan na si ako nang mauna, bay. Abay po. Ay, bay. Sinasabay na tayo, Pastor. 1, 2, 3. Sanawin, nagulit ka daw. 1, 2, 3. Bye. Ay na, signal. Thank you.